Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagpupuyos ang kalooban ni Loriel. Heto ang lalaking naging dahilan ang ng lahat ng masasamang bagay na nangyari sa buhay niya at masaya na itong magpapakasal. Naroon ito sa opisina ng wedding coordinator. Ano pang gagawin nito roon? Ang buong establishmentong iyon ay pag-aari ng isang kumpanya na espesyalista ng kasal. Kanina ay lumuwas siya at nagpa siyang puntahan si Ruther. Hapon na nang makarating siya sa bahay nito at nakita niyang palabas ng gate ang kotse nito. Sumunod siya, sakay ng lumang kotseng hiniram niya mula sa isang kagawad ng bayan. Pumihit si Ruther at halos hindi siya nakahinga nang makita niya ang mukha nito. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng galit niya ay naroon pa rin pala ang matinding epekto nito sa kanya. "Hi sweetheart, how are you?" Nakataas ang isang sulok ng mga labi nito nang sabihin iyon. Sukat na ginit ang ulo niya sa tila ng lilibak na tono nito. Nakuha pa nitong magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Ang kapal talaga ng muka. Saan ba ito kumukuha ng lakas ng loob? Sana ay sabihin ito sa kanya dahil kailangan niya iyon ngayon sa dami ng problema niyang sinimulan nito. Sumama ka sa akin. "Sure, sweetheart. Pagkatapos ng appointment, hindi ito magtatagal. Promise." Halos mapanganga siya. Ikakasal na ito, ngunit nakukuha pa nitong umakto ng ganoon. Sadyang walang patawad ang taong ito. Sadyang kailangan nitong maturuan ng leksyon. "It's now or never, Ruther. Make up your mind before I change my mind." "Well, if you put it that way, I guess I can spare a few minutes." Lalong lumapad ang pagkakangiti nito. Sa pagkakataong iyon ay tila totoong nasisiyahan ito sa sinasabi niya. "Get in. Pwede natin gamitin ang kotse ko." "No, I insist we used mine." "Alright, pero ako magmamaneho." "No, dahil kakailanganin mo ang iyong lakas." "Sabi ko na nga ba, meron tayong malakas na connection, Loriel." "Alright, kung yan ang gusto mo, pasehero mo na lamang ako, baby." Gusto na niyang singhalan ito pero nagtimpi siya. Nagmaneho lang siya hanggang sa itanong nito kung saan sila patungo. "Sa villa." "Nagbibiro ka ba? Paano si Sherwin?" "Nasa States. Bakit may tinatanong?" "Bakit ko itinatanong?" "Dahil baka bigla na lamang niya akong barilin kapag nakita niya ako." "Huwag ka mag-alala. Wala siya dito." "Alright. Naniniwala na ako. Tatawagan ko lang ang tao na dapat ay katatagpuin ko." "On second thought, Loriel?" "What?" "I've missed you so much." Pagkasabi niyon ay siniil na nito ng halik ang kanyang mga labi. Kung hindi siya nagmamaneho ay baka tumugon siya. "Diyos ko, ano ba itong napasok ko?" Pero kaagad niyang ipinaalala sa sarili na ang tanging kailangan niyang tandaan ay walang kwenta ang lalakang ito. Sa planong bigla niyang naisip ay malamang na pasalamatan pa siya ng mapapangasawa nito. Walang kasalang magaganap. He ruined her wedding. She would ruin his too. In time, his bride would realize she owed her a favor. Anong kinabukasan ang aasahan nito sa isang tulad ni Ruther? Balde-balding luha lang ang mapapala nito sa lalaki. Tinawagan na nito ang kausap. Saksi siya kung gaano ito kahusay mag-imbento ng alibi na muntik nang makapagpailing sa kanya. He was the master of lies. It was obvious. "Ako nang magdadrive, Loriel. Please, I really insist. Mahaba ang biyahe. I took a nap so don't worry about my endurance." Numisi ito. How she hated that grin, but she might smile at him. Inihimpil niya ang sasakyan sa isang tabi at nagpalit na nga sila ng pwesto. Panay ang tanong nito sa kanya habang nagmamaneho. "Hindi ba magtataka ang mga tauhan na nandoon ako?" "Wala nang tauhan. Halos wala nang natira sa villa dahil sa'yo." "Magtataka siguro sila pero ako nang bahala." "Fill me in. Magtatago ba tayo?" "Something like that. Pinaghandaan ko itong pagkakataon na ito, Ruther." "Oh, sweetie, you really do care about me, don't you?" "Of course." "So anong plano?" "Sneak in and sit out? This car is tinted, they won't see me. I guess, how will I get back? Why don't we just book a suite?" "No, pinaghandaan ko ito, Ruther. Huwag nating sayangin.
I have candles and I have a new bathtub. If you insist. Inabot nito ang kanyang palad at pinisil iyon. Ang hilig nito sa babae ang nagpahamak sa kanya noong una. At ang hilig pa rin nitong iyon ang magpapahamak dito ngayon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Madilim na nang marating nila ang villa. Bago sila pumasok doon, ay isinuhestyo ni Ruther na mas maganda kung nasa backseat ito nang sa ganoon ay wala talagang makakita rito. Umoo siya. Hindi na niya maaring ibigay ngayon dito ang kontrol ng manibela. Brownout ba? Bakit madilim yata? Siguro, generator lang siguro ang umaandar. Aniya, kahit ang totoo, ay talagang hindi na niya pinapasindihan ang ilaw ng mga poste. Tutal, ay wala nang alalahaning magnanakaw dahil wala nang mananakaw. Sayang lang ang kuryente. Hanggat makakatipid siya ay gagawin niya. Perfect then. Tumango na lamang siya. Nang maiparada na niya ang sasakyan sa tapat ng bahay, ay nagkunwari siyang titingin muna kung may tao sa sala. Nagpalipas siya sa loob ng ilang minuto. Kinuha ang padlock at saka ito sinundo sa kotse. Bumaba ka agad ito at animo sila mga puganting umakyat sa ikalawang palapag. Sa halip na sa silid na ito dinala, ay doon sa dating tinuluyan nitong servant's quarter niya ito dinala. Doon lang mayroong padlock ang pintuan. Why here? Maaga naglilinis ang maid ko. Itong hindi nililinis na kwarto. Shh! What happened to this place anyway? Bakit hindi mo pa ipinaparenovate? Naging busy ako. Oh, well, not to be a killjoy but the mattress in there gives me hives. The old one was dust. The new one won't. I told you, I prepared for this. That's touching. Pinauna niya ito papasok at sinabing kukuha lang siya ng bagong sapin sa kama. Pagpasok na pagpasok nito ay isinara niya ang pinto, sabay padlock doon. Anong paspas ng tibok ng puso niya? Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig na niya itong kumatok. L'Oreal, anong nangyayari dyan? Ito din ang mattress, baby. Bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Diyan ka lang at hindi ka lalabas dyan hanggat hindi lumilipas ang araw ng kasal mo. Quit messing around, baby. Come on. I'm not messing around. But you sure did mess with the wrong girl, Ruther. You ruined my wedding. I'm ruining yours. What the hell are you talking about, L'Oreal? Mapakla siyang ngumiti. Nawala ka agad ang sweet na palayaw nito sa kanya. What did you expect anyway? Alam mo kung ano sinasabi ko, Ruther. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Tatawag ako ng pulis. Nasa akin ang cellphone mo. Kanina pa niya iyon sa kotse pa simpleng ibinulsa nang hindi dito nakatingin sa kanya. Bago ka pa magsisi, buksan mo ng pinto. Palalampasin kong ginawa mo sa akin, pero huwag mo kong galitin dahil talagang tatawag ako ng pulis. Ang lakas ng loob mo na takutin ako, wala kang magagawa na katulad ng isang sanggol. Ang kapal ng mukha mo na takutin ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Bigla siyang napaluha. Biglang bumuhos ang lahat ng sama ng loob niya sa lalaking ito. He really did not care about her. Alam na niya iyon, pero heto na naman ang isang patunay. Habang siya ay totoong lahat ng nadama para dito, binaliwala lang siya nito. Tama lang ang ginawa niya. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay baka sakaling magbago na ito. O kung hindi man, ay natitiyak niyang sa pagkakataong iyon ay ibibigay nito sa kanya ang pagrespetong noon pa nito dapat inialay. Sumusobra ka na, ididimanda kita pag nakalabas ako dito. Kumalabog ang pinto paulit-ulit. Nag-alala tuloy siyang baka bumigay iyon. Mukhang tinadya ka nito. Bigla siyang nag-alala kaya tinawag niya si Bambam na kaagad na nagkabit ng ekstra na kandado sa pinto. Yari sa nara ang pinto, kaya hindi raw kayang tibagin. Bakal din ang hamba. Old style iyon at sadyang matibay. Sino pong nasa loob, madam? Isang masamang tao. Ikinulong ninyo? Walang dapat makaalam. Aalis din siya riyan pakapagkalipas ng isang buwan, pagkatapos ng kasal niya. Tumango lang ito. Sinabihan niya itong puntahan sa bayan ng bahay ng kanyang kawaksi nang sa ganoon ay hindi na magtungo roon ang babae kinabukasan. Hindi kasi maasahang maglihim ang isang iyon. Masyadong chismosa. Kung sila lang ni Bambang ang nakakaalam ng ginawa niya, ay tiyak na walang magtatanong, walang mag-i-inspeksyon. L'Oreal, nandyan ka ba? Hindi siya umimik. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Napaiyak na naman siya. Bakit ba masyado siyang iyakan pagdating sa lalaking ito? Ang akala niya ay tapos ng pag-iyak na rito. Mayroon pa palang mga luhang natitira. L'Oreal, alam kong nasa labas ka. Buksan mo ang pinto. Hindi pa rin siya umimik. Malumali na ngayon ang tinig nito.
Ganoon naman ito. Kapag may kailangan ay anim mo isang maamong tuta. Ngayon ay alam na niya kung anong estilo nito at kaya na niya itong matansya. Nakikita kong anino mo sa ilalim ng pinto, kaya alam kong andyan ka. Maniwala ka sa akin, makakagawa ko ng paraan para makalabas dito, kaya mabuti pang buksan mo ang pinto para wala ka ng pagsisihan. Narinig ko na yan kanina, walang epekto Ruther, tumahimik ka na lang at baka sakaling magbago pang isip ko. Why, you little bitch? Muli nitong pinagbabayo ang pinto. Hawak ni Ruther ang kanyang kamay na nananakit na sa kakabayo niya sa solidong kahoy na pinto. Kung sino man ang nagpauso sa peliko na maaaring puwarsahang buksan ng isang pinto sa pamamagitan ng pagsipa ay isang malaking sinungaling. It was impossible to do. Suko na siya. Masakit na ang katawan niya sa kakasubok na mabuksan ang pintong iyon. Ngayon ay nakaupo siya sa sahig sapagkat ang silya ay nasira na rin sa kakahampas niya sa pinto. Hindi siya makahiga sa kama dahil batid niyang mabubutlig ang balat niya kapag ginawa niya iyon. Mangangati siya. Baka sugatan na ang katawan niya sa allergy ay nakakulong pa rin siya roon. Parang kay sarap sa kali ni L'Oreal na naisip nitong gawin sa kanya ang ganoon. She was heartless. Nagagalit siya at hindi niya ito mapapatawad. Hindi makapayag ang igaw niya sa katotohanang nagawa nito iyon sa kanya. Para siyang isang bata na walang magawa sa loob ng silid na iyon. Ni hindi niya magawang makatulog dahil pangit ang kondisyon ng silid. Bukod pa sa talagang nagngingit-ngit siya sa galit, kasalanan din siguro niya dahil kay Bri siyang napaniwala nito. Hindi man lamang siya nagduda sa mga ginawa. Bigla na lamang itong nagpakita sa kanya at niyaya siya. Ah, maybe because he was used to that. Hindi na niya kayang mabilang ang mga babaeng nag-indecent proposal sa kanya. Oo, at bahagya siyang na-disappoint kay L'Oreal sa ginawa nito, ngunit hindi siya tatanggi roon. It was what he needed to get over her. Na-disappoint lang siya dahil natulad na ito sa ibang mga babaeng lumalapit na lamang sa kanya, hindi na naghihintay na siya ang lumapit. Pero iba nga pala talagang si L'Oreal, daig pa niyang isang preso sa kinaroroon na niya. Mabuti pa nga ang mga preso ay maaaring matulog at mahiga. Siya ay nakaupo lang sa sahig, nagugutom na. Hindi niya alam kung kailan siya balak pakainin ni L'Oreal. Ano bang iniisip ng babaeng iyon? Alam ba nitong ang bigat ng ginawa nito? That was kidnapping. Pero mamamatay muna siya bago niya ito ipakulong. It was a bluff. Ano na lamang ang sasabihin sa kanya ng mga tao kapag nalaman ang mga itong nagawa siyang kidnapin ng isang babae? Galit sa kanya si L'Oreal at nahulaan niya ang dahilan. Hindi na tuloy ang kasal nito kay Sherwin. Ngunit kung ganoon ay bakit hindi nito tinanggap ang alok niyang tulong? Bakit ang sabi rin ng ipinadala niyang tao ay ito pa rin si Sherwin? It did not make any sense at all. Sinapat niya ang kanyang relo. Alas 3 na ng madaling araw. Tiyak na magtataka si Don Emilio kung bakit hindi niya nagawa ang ipinapagawa nito. Maaaring gumawa ito ng paraan upang mahanap siya. Pero nakakahiya kung makikita siya nitong nakakulong sa silid na iyon. Kung maaari lang sana siyang makalabas doon, ang option niya ay tumalon sa bintana. Ngunit dahil nasa ikalawang palapag sila, malamang na kapag tinalon niya iyon ay mabali ang mga buto niya sa katawan. Ang ikalawang option niya ay ang pinto, na obviously ay hindi niya mabuksan. Pero naniniwala siyang makakagawa siya ng paraan. He had to think. Maya-maya ay nakiramdam siya ng may maulinikan siyang tunog mula sa labas. Tahimik na tahimik ang paligid, kaya kaunting kaluskos ay naririnig niya. The room was not soundproof unlike most of the rooms in the house. Nakikita niya mula sa siwang sa ilalim ng pinto na may tao sa labas. Malamang na si L'Oreal iyon. Nagpasya siyang magkunwaring natutulog na kung sakaling papasok ito. Hindi siya nagkamali. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Pumikit lamang siya. Bahagyang-bahagya lamang niyang iminulat ang mga mata. Sapat lamang upang masilip kung ano ang ginagawa nito. Nakatalikod ito sa kanya, naglalapag ng kung ano sa mesa. Marahil ay pagkain. Sinamantala niya ang pagkakataon at kaagad itong nilapitan. Bago pa ito nakapalag, ay gapinaan niya ang kamay. Ano ba sa palagay mong iniisip mo? Kastigo niya rito. He wondered how it was possible that despite his anger for her, he still couldn't help but notice how red her lips were. Parang nauuhaw siya sa mga iyon. He kissed her. Tumugon ito sa kanya ngunit pumalag din maya-maya. Itinulak siya nito ngunit hindi niya ito pinakawalan. Naging maagaan ang pagkakahawak nito sa kanyang braso hanggang sa muli ay tumugon ito. It was victory. Pinaglakbay niya ang kanyang mga labi sa leeg nito. Maya-maya ay napahiyaw siya ng malakas.
May kung anong humampas sa ulo niya. Nalaman niya kung ano iyon ang bitawan nito ang hawak na tray at malaglag in sa sahig. He was shocked. She hurt him. I'm sorry. I didn't mean to. Anito, saka nagmamadaling lumabas ng silid. Noon lang siya nakahuma. Oo, at kinidnap na siya nito. Ngunit iba pa rin palang pagkabigla ang madarama niya sa kaalamang kaya siya nitong saktan. Oo, at hindi masyadong masakit ang ginawa nito sa kanya. Pero ang punto lang ay nagawa siya nitong hampasin ng tray. He wouldn't be able to do anything like that to her. Ah, he really hated her now. Hindi makatulog si L'Oreal, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Nasaktan ba ng todo si Ruther? Hindi niya sinadya ang kanyang nagawa. Wala lang siyang choice. Kung hindi niya ginawa ayon, ay baka kung saan na naman sila nakarating. Nag-uumapaw pa rin ang physical na attraction na darama niya para dito at kung hindi siya gagawa ng ganoong bagay, ay bibigay siya. Hindi niya intensyong saktan ito. Napalakas lang ng kaunti ang pagkakahataw niya rito ng tray. Naisip niyang dalhan ito ng pagkain. Naisip kasi niyang sa haba ng biyahe nila ay hindi pa niya ito napapakain man lang. Hindi kasama sa agenda niya na gutumin ito. Babalikan ba niya ito o hihintayin niyang mag-umaga para kasama niya si Bambam? Malinaw na hindi na siya makakapasok mag-isa sa silid na iyon. Ngunit hindi maaaring parati niyang kasama si Bambam sa pagpasok doon. Paano kung madaling araw? Litong-lito siya. Mali ang ginagawa niya, ngunit pakakawalan niya ngayon si Ruther ay baka magsumbong ito sa pulis. Kung bakit kasi siya nagpadalos-dalos. Ngayong naiisip na niyang implikasyon ng kanyang nagawa ay kinakabahan siya. Kailangan niya makaisip ng paraan. Pero sa ngayon na wala pa siyang naiisip ay mananatili muna roon si Ruther. Shit naman. Nangihinang napaupo siya sa kama. Inuna niya ang kanyang damdamin kaysa ang lohika. Para siyang nabaliw ng ilang oras at ngayon lang sinisiga ng katinuan. Ang huling gusto niyang mangyari ay hulihin siya ng pulis. Hindi ba't habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa kasong kidnapping? Mamaya na lang niya iisipin. Sa ngayon, ay kailangan niyang makita kung maayos ang kalagayan ni Ruther, kaya kahit ayaw niyang gisingin si Bambam ay ginawa niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay naroon na nga ito at ito ang nagbukas ng pinto. Malaking lalaki si Ruther, pero mas malaki rito si Bambam na ang katawan ay parang kay Stallone. Para itong nag-gym at nagtitake ng steroid. Sa totoo lang ay mabibigat na trabaho ang naging instrumento, kaya nagkaroon ito ng ganoong kalaking katawan. Ito palang lokong to ang ikinulong niyo rito. Bakit dito pa? Wala naman pong laman ng kwadra. Halatang galit ito kay Ruther. Ang mga tauhang loyal sa kanya ay talagang galit dito. Hindi man alam ng mga ito ang masasakit na nangyari sa pag-itan nila. Sapat nang malaman ng mga ito ang balitang kumalat tungkol sa gabing iyon at ang katotohanang hindi na muli nagbalik si Ruther. Tingnan mo ang ulo niya. Baka kung napaano, ayokong maglibing dito sa villa. Aniya, umaasang walang emosyon ang tinig niya. Kilala na niya si Ruther. Kaunting vulnerability na makikita nito sa kanya ay gagamitin nito laban sa kanya. I'm fine. Maaskad na wika ni Ruther. Wala ni kaunting galos, madam. Matigas kasi ang bungo ng isang ito, kaya ganoon. Napanganga na lang siya nang makitang mula sa bulsa ay naglabas ng posa si Bambam. Ipinosas ito si Ruther sa bedpost. Ayos sa ang buto-buto, madam. San ka kumuha ng posas, Bam? Madam, dati akong sumama sa tano, diba? Sabi niyo kanina, hindi kayo makapasok dito. Ngayon, makakapasok na kayo. Hindi na ito makakapalag sa inyo. Ilapit na lang ninyo sa kanyang pagkain. Tama lang ito. Wala namang kwentang taong to eh. Oh, shut up. Singhal ni Ruther. Sadyang malakas din ang loob nito. Kahit napakalaki ni Bambam ay hindi nito pinangilanan. Kayong dalawa ay totoong mga kriminal na. Mabuti pang patayin mo ako, L'Oreal. Baka habang buhay kayo sa kulungan. Naniniwala siya sa lahat ng sinabi nito. Tiyak na magsumbong ito sa pulis kaya iisip muna siya ng paraan. Doon muna talaga ito. Bam, may arinola ba tayo? You've got to be shitting me. Anong gusto mo? Arinola o mamanghika rito? Damn you. Nang magbalik si Bamba, may isang lumang lata ng gatas ang dala nito. Wala raw arinola, pero pwede na rin iyon. Ipinadala na rin niya ito sa silid ang kasukat na kutsyon mula sa ibang silid upang makatulog ang bisita nilang pandangal. Umalis na si Bambam nang masigurong wala na siyang kakailanganin pa. Oh, paano? Sleep tight na lang. Pagsisisihan mong ginawa mo, ipinapangako ko. Shut up, para kang babaeng putak ng putak, Ruther.
ikaw ang tumahimik, tingnan mong ginawa mo. Ikaw, Ruther, hindi mo ba man lang naisip kung anong ginawa mo sa akin? Kahit kailan na inisip mo ba ako? Anong kalagayan ko? Pero isang kabaliwan ito. Alam mo, pakawalan mo ako ngayon. Not yet. Gano'ng katagal ang plano mo na ikulong ako dito? Hindi ko alam, magpaka-erbit ka bukas? Pagsisisihan mo ito. Parang sirang plaka. Aniya, saka iniwan na ito. She felt so guilty, but she didn't have a choice now. Hinahanap na ako ng mga tao. Walang maghahanap sa'yo. Ngumiti si L'Oreal kay Ruther. Tatlong araw na ito sa bahay niya. Binubuksan niya minsan ang cellphone nito basa sa mga pumapasok na mensahe ay iisang konklusyon ng mga nagtetext. Iniiwasan nito ang babaeng pakakasalan. Kasalanan din ni Ruther ang nangyayari dito ngayon. Kung iba lang ang naging personalidad nito, ay hindi yun iisipin ng mga tao. May mag-aalala rito. Pero dahil sa alam ng mga kaibigan nitong maloko ito sa babae, ngayon talagang seryoso na ito at magpapakasal ay hindi ito pinaniwalaan. She saw the evidence of how serious he was with that woman. Detalyado ang nakalagay sa envelope nito. Ang mga gusto nitong mangyari sa kasal. Kahit ang place cards designs ay mayroon din. Nang makita niya ang laman ng envelope ay lungkot niya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-espesyal dito ang kasal na iyon. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang lalaki na nakayang maghanda ng ganoong ka-intricate na plano ng kasal ay kaagad na sumama sa kanya na ang akala nitong niyaya niya itong makipagsiping. Of course they are. Gusto mo ng... Fine. Babasahin ko sa iyo ang messages ng cellphone mo. Ganoon nga ang ginawa niya. Nagdikit ang mga labi nito. They all think you're a jerk because you are. So you can't really blame these friends of yours. They really are your friends. They know you well. When did you become this vindictive, L'Oreal? Ginagawa mo ba ito dahil hindi natuloy ang kasal niyo ni Sherwin? Huwag mo akong insultuhin. Paano niya ako pakakasalan pagkatapos ng ginawa mo? Ginawa natin. Sinundan mo ako sa kwarto ko. At hindi mo ako pinigilan. Dahil sinudos mo ako. Sa palagay mo, isa kang teenager. Hindi mo pinigilan ang sarili mo. Hindi mo pa talaga ako matanggihan. Yes, you are. You're a master of seduction, Ruther. Why do you doubt your abilities all of a sudden? Hindi ko yan maabot. Kaya mong maabot. May sugat na ako. Hindi totoo yun, bagaman namumula ang balat nito kung saan nakabit ang posas. Inilapit pa niya ng kaunti ang plato nito, ngunit naabot nito ang kanyang kamay. Hinigit siya nito at hindi pinakawalan. He kissed her savagely. Even that savage kiss was an awesome kiss. Ang akala niya ay magtatagal iyon, ngunit bahagya siya nitong itinulak ng may pag-aalalay. Guess what, L'Oreal? That was the last, so I'm sorry. Your self-confidence is outstanding, Ruther. Thank you. Pero aminin mo na, hindi mo ko kayang tanggihan. Inamin mo na nga pala, kaya pakawalan mo na ako. No. Kailangan kong gumamit ng bathroom. Diyan na lang. Itinuro niyang arinola nito. I need to take a dump. Nagawa mo na kaninang umaga. Inoorasan at binibilang mo pati yun. Wala si Bambam, pigilan mo muna. Hindi ko kaya. Shit, talagang lalaking ito. Paano na ngayon iyon? Maya-maya pa darating si Bambam dahil inutusan niya ito sa palengke. Nagpasya siyang alisin ang poses nito nang makita niyang may sumilip na ngisi sa mga labi nito. Nagbago kaagad ang isip niya. Isa na naman iyon sa mga pakulo. Kiyanin mo. Alam mo ba, hindi naman talaga kita totoong gusto. Kitang-kita ni Ruther ang pagka-insultong lumarawan sa mukha ni L'Oreal. Sa labis na inis at galit ay nauwi siya sa pang-insulto rito. It was a cheap trick, but he figured if he could really get her mad, she might decide to just let him go. Nasubukan na niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit sadyang hindi siya makawala sa silid na iyon. Okay, so he didn't try everything yet. Hindi pa niya nagagawang makiusap dito ng husto. Ayaw ng pride niya. Hindi niya magawa. He would rather suffer than beg the woman to let him go. Kahit paano ay mayroon pa siyang pagmamahal sa kanyang sarili. Nagawa na niyang suhulan ang tauhan nito, si Mr. Musclehead, pero wala pa rin epekto. Lalo lang itong nagalit sa kanya. Tinakot na rin niya ang dalaw sa mga banta niya ngunit wala pa rin. Ang higit na hindi niya mapaniwalaan ay kung paanong walang nagtatakang maghanap sa kanya. Ganoon ba talaga ang pagkakakilala sa kanya ng kanyang mga kaibigan? Na magtatago siya dahil nagbago ang isip niya tungkol sa kasal nila ni Zandra. Oo,
at nauunawaan niyang marahil ay naisip nga ng mga itong nagbagong isip niya, sapagkat siya na mismo ang nagsabi sa mga ito na isang malaking kalokohan lang iyon. Marahil ay naisip ng mga itong nagpropose siya pero natauhan din. Ang hindi lang niya maunawaan ay kung paanong naisip ng mga itong duwag siya. He was an asshole but he was never a coward. Never a coward that way, at least. Ayaw lang niya ng confrontations. Ayaw niya ng confrontations sa sangkot ng isang babae. Ayaw niyang makakita ng babaeng ipinagsisiksikan sa kanyang sarili kahit tapos na ang relasyon. Pero hindi niya gagawin ang magtago dahil lang doon. Isa pa, hindi naman talaga sila engaged ni Sandra. Isa pang babaeng iyon. Ito rin ang dahilan kaya siya nagkakaganito. An eye for an eye daw, ang sabi ni L'Oreal. Ibig sabihin ay hindi ito kumbensido kahit sinabi na niya ritong hindi totoo ang kasal na iyon. Nabanggit na niya pero binara siya nito. Wala raw siyang buto para aminin iyon. Nasasabihin niya ang lahat para lang makawala siya roon. He really hated her. Really? Ruther? Kaya ba sumama ka agad sa akin pagkatapos ng aking indecent proposal sa'yo? Isa ka lamang trophy sa akin. Isang unfinished business. Gusto ko lamang. I want to get it over and done with. Closure before you get married, ha? Huh? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yong hindi nga ako ikakasal? I'm not that dumb. That wasn't for me. Those wedding files, that was for Elle. Yeah, right. Si Elle. Apo ni Don Emilio, right? Salamat sa internet. Nalaman kong naikasal na siya dati. Uff. Talagang sumigaw na siya. Inis na siya rito sa sitwasyon. Hindi naman talaga kasal. Renewal of vows. Hindi ka ba nakakarinig ng ganyang bagay? I have. Hindi lang talaga ako naniniwala sa'yo. At naaawa ako sa babaeng pakakasalan mo. Pasasalamatan niya ako pagkatapos ng lahat ng ito. I'm sure of it. You've inhaled too much of that paint before, haven't you? Ang git mong tingnan. Mukhang batang pikon na pikon pero walang magawa. Habang nandito tayo, bakit hindi tayo gumawa ng bagay na may kabuluhan? Like have sex? Come on, sit on my lap. Bastos! Naalala mo ang gabing iyon sa kwadra? Munting alaala lang ng babaeng ito na gusto niyang sakalin ay nagkakaganoon na siya. Ngayon niya nauunawaan na ang deprivation sa lahat ng bagay ay talagang nakakapagpabaliw sa isang tao. Ang nangyayari sa kanya ay perpektong halimbawa niyon. Pero yaman din lamang na naroon na siya ay nagpatuloy na siya. I thought to myself, this chick's fiancé is not doing his job right, and so I did for him. But I never really was that attracted to you, that's why I stopped. You asshole. Sabagay, ayaw ko namang gawin talaga yun sa kwadra ng kabayo. Pero alam mo ba na lalo naman nakakapagpabigay ng excitement sa akin, L'Oreal? Paano mo naman naisip na espesyal ka sa akin, katulad ka rin ng iba na hindi ako kayang tanggihan? Pabor lang sa akin dahil sabihin na nating ako ang tipo ng lalaking sinuwerte. I have a big appetite for women. You're one of those women, L'Oreal. So as long as we're here, hindi ko ugali na matulog katabi ang lalaking mabaho. Bigla siyang napahiya rito. Talagang mabaho na siya. 2 linggo na siyang hindi naliliko. Paano? Ay binabantayan siya ni Mr. Musclehead hanggang sa banyo at kapag nagbabawas siya ay lumalabas ito ngunit saglit lang. Wala ring laman ang banyong pinagdadalhan nito sa kanya kundi sabon at isang baldeng tubig. Daig pa talaga niya ang mga preso sa bilipid. Ang kainaman lang, may toothbrush at toothpaste sa silid. At least, he kept his breath fresh and his mouth clean. Ewan ko lang kung may babae pa na magkagustong matulog kasama ka ngayon. Damn you! Tumawa ito kapag Kuwan ay lumabas na. Napasigaw siya sa galit. Alam niyang sanay na ang mga ito sa sigaw niya. Ilang ulit na niyang ginagawa iyon. Parati ring magulo ang ibabaw ng kama dahil sinisipa niya ang lahat ng maabot ng kanyang paa. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat ng iyon. Parang sasabog ng utak niya. Maya-maya ay muling bumukas ang pinto. Iniluwa niyon si Bambam. Walang salitang inalis nito ang poses mula sa pose ng kama at saka siya dinala sa kabilang sirid. Ipinasok siya nito sa banyo. Nagtaka siya sapagkat hindi siya roon nagbabanyo. Gayunman, nakakapa siya ng kaunting pag-asa. Batid niyang maganda ang banyo roon sapagkat doon siya tumuli noon. Pero hindi ang ganda ng banyong habol niya kundi ang mga gamit doon na maaari niyang ihampas kay Bambam. Nasubukan na niyang gamitin dito ang kamauniya ng magpalingat ito pero walang naging silbi. He should have hit the asshole between the legs
But given his position at the time, he could only give him a punch on the gut. Sumakit lang ang kamao niya sa pagsuntok niya rito. Bagaman halos magkasing tangkad sila at maganda rin ang pangangatawan niya, ay patpat siyang maituturing sa katawan nitong siksik sa muscles. Bambam was one of those men who had that kind of jeans called Android jeans. Maghubad ka. Huwag mong sabihin pati ikaw nagnanasa sa akin. Huwag mo kong bastusin at lalong huwag mong bastusin si Madam. Nabastos mo na siya noon nang walang kalaban-laban. Kung may isang bagay siyang ikinabilib dito, yun ay ang kakaibang loyalty nito sa amo nito. Noong una, ay naisip niyang marahil ay may gusto ito kay L'Oreal. Ngunit sa paglipas sa mga araw, ay naisip niyang marahil ay sadyang may tao lang talaga na tulad nito. Tumalima siya. Itinara lang niyang boxer shorts niya, ngunit ang sabi nito maging iyon daw ay hubarin niya. Now, he wanted to freak out. Anong gagawin mo? Maliligo ka, masyado ka nang mabaho, umaalingasaw ka na. Trantado ka, paano ko hindi babaho eh kinlong niyo ako roon? Tawa lang ito ng tawa, lalo tuloy siyang nabwisit. Gayunman ay naghubad na siya. Hinawakan nito ang kamay niya at ipinosa siya sa likuran. Pinasampa siya nito sa bathtub na puno ng tubig at sabon, saka siya iniwan. Paano siya makakilos doon? Magkakandarapa na sana siya pagtayo nang biglang pumukas ang pinto at iluwa si L'Oreal. Halos mapanganga siya. She was wearing nothing but a nightie. Now, it was official. This was torture. Mabait ako, Ruther. Sambit nito habang kinukuha ang sabon sa lababo. Gaya ng unang pinagdalhan sa kanyang banyo ay walang ibang gamit doon maliban sa sabon, disposable razor at shampoo. Gayunman, ay malaking pagkakaiba niyon sa isang banyo dahil maganda iyon. May sinaunang bathtub, katerno ng bahay na iyon na sinauna rin. Naawa ko sa'yo, kaya paliliguan kita. He needed his hands, he needed his body for this, pero nakaposa sa likod ang mga kamay niya. I see you're excited. Hayon ang kanyang ulaga, sumasaludo rito at wala siyang magawa para pihiran iyon. This should be interesting. Let's start with your face. Let's shave it. Nilagyan nito ng sabon ang kamay nito at saka pinabula iyon. Huwag kang malikot, baka masugatan kita. Matigas ang kanyang likod, kung maaari lang niyang iiwas ang mukha rito. Now, he was even madder at her. He was very humiliated. Kahit ang kanyang pride ay ibig kunin ng babaeng ito. Hindi niya inakalang makukuha pala ng iba ang pride ng isang tao kahit ayaw nitong ibigay iyon. Pero heto siya, kahit anong sabihin niya ay hindi nito iyon mapapaniwalaan dahil sa reaction dito ng katawan niya. Sinabi niya ritong hindi siya attracted dito. Nagalit siya rito. Pero iba ang sinasabi ng katawan niya. Her touch was soft. Muli ay ipinangko niya sa sarili na kung sakali mang makatataka siya roon ay magsisisi ito. Tutok ito sa ginagawa kaya hindi niya maiwasang titikan ang mukha nito. She was very lovely. Her movements were very graceful indeed. That scene would have been so romantic if his hands weren't bounded by handcuffs. Nang matapos ito ay kinuha nito ang sabon, and then she used her hands to make a lush rather. Her own frigid hands. Talagang torture ang resulta na yun. Lalo na't pumasa na ito sa kanyang likuran, hindi man lamang nakuhang ipakita sa kanya ang mukha nito. Coward, sambit niya. Hindi ito umimik, basta patuloy lang na sinabon ang kanyang katawan. She was aching to kiss her. Kumaari lang siyang maging contortionist para kahit paano imailagay niya sa unahan ng mga kamay niya ay ginawa na niya. He didn't want to beg for a kiss, though that was what he was getting close doing. Sumuko na rin siya sa pagnanais na iyon. Kiss me, L'Oreal. Kiss me. Please? Akala ko ba hindi ka na-attract sa akin? Pilya rin talaga ito. Salbahe ito para gawin iyon. Nang matapos ito sa kanyang likod ay ang buhok naman niya ang nilagyan nito ng shampoo. Binuksan nito ang shower at inangat ang takip ng bathtub. Ang akala niya ay tapos na ito, ngunit nang wala ng sabon sa kanyang katawan ay muli nito iyong pinuno ng tubig. Sa ilang minutong tila hinintay lang nito ang tubig ay muli niya itong pinakausapan. Kiss me, L'Oreal. Come on. Hindi ito umimik, bagaman mayroong ngiti sa mga labi. Iba yung pagtitimpi ang kinalangan niyang gawin para hindi siya mapasigaw. Kung hindi lang siya lalong nagmumukhang tanga kung tatayo siya, sa pagkatiyak na madudula siya at wala siyang kamay na magagamit para maging dignified naman kahit paano ang pagbagsak niya o pagkadulas, ay ginawa na niya iyon.
Nang mapunong muli ang tubig ng bathtub, ay muli itong pumesa sa kanyang likuran. Sobra ng pagkapahiya ang ginagawa sa kanyang alaga. Pumikit na lang siya at umisip ng mga bagay na makakapagbababa ng temperatura niya. Pero walang epekto. Lalo na at sa dibdib naman niya naglandas ang mga kamay ni L'Oreal. Nilingon niya ito. Their faces were so close. "Kiss me," he asked once again. Tumingin ito sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. He felt rewarded when her lips moved down to his. "Madam, okay lang kayo riyan?" Napaigtad si L'Oreal nang marinig ang tinig ni Bambam. Sinabihan niya itong huwag munang papasok at siya nang bahala. Pero ang inaakala niyang kontrolado niyang sitwasyon ay hindi pa rin pala niya hawak sa kanyang palad. Ano ba ang nangyari? Nakaposas na ang kalaban pero siya pa rin ang naging biktima sa huli. "Oo, Bambam, okay lang ako. Patapos na ako. Sige na, tatawagan kita kapag okay na." "Sige po." Lumayo kaagad siya kay Ruther. Hindi niya intensyong mauwi sa ganun ang lahat. Ibig lang niyang patunayan dito na hindi totoo ang mga sinabi nito sa kanya kanina. Ibig siguro niyang patunayang hindi mismo rito kundi sa kanyang sarili. Sa sinabi kasi nito ay napunta sa pusali ang ego niya. She did something crazy and ended up the loser once again. Bakit ba hindi nito lamang niya tanggapin na wala siyang laban sa lalaking ito? Wala sa ganoong paraan. Matindi pa rin kasing attraction niya dito. "We can do so much more. Just cuff me in front." "Shut up." "That was such a fantastic experience, L'Oreal. Go to hell." Lumabas na siya ng banyo, nagroba. Sa kanya muling tinawag si Bambam upang asikasuhin si Ruther. Nasa silid lang niya siya, palakad-lakad. And then she cried when she realized one thing. She loved him. She still did. Ang masakit ay hindi siya nito kailanman makikita bilang babaeng maaaring nitong mahalin. Hindi niya alam kung may kakayahan itong magmahal ng iba bukod sa sarili nito. Pero alam niyang kung ang damdamin nito ang pagbabasehan ay higit na malalim ang pagtingin nito kay Zandra kumpara sa kanya. Muli ay binalikan niyang mga impormasyong nilalaman ng envelope na dala nito nang i-abduct niya ito. "So he wanted a beach wedding, ha?" She bet he would look fine in white chinos, the fresh Boracay breeze sweeping his hair, making him look even more gorgeous. Nahiga na siya sa kanyang kama. She felt terrified. Alam na niya ngayon na ang tanging dahilan na lamang kung bakit naroon si Ruther sa poder niya ay dahil sa takot niyang makulong siya. Nakaisip na siya ng paraan para matapos iyon ng walang aberya. Aalis siya, sira ni Bambam. Magpapahinga sila ng ilang buwan sa kung saang probinsya na walang nakakakilala sa kanila. Malayo sa tao. Kapag nakatiyak na siyang wala ng init ang balita, ay saka sila babalik. Walang magiging ebidensya na kinidnap nila si Ruther dahil lilinisin nila ang villa. Aalisin ang mga fingerprints ng lalaki. Kailangan lang nilang umalis saglit nang sa ganoon ay hindi magamit ni Ruther ang impluwensya nito para idampot sila ng walang kalaban-laban. Ang kailangan lang niya ay sapat na pera upang makapagtago sila ni Bambam kahit isang buwan lang. Wala na sa isip niya ang pagganti. Para saan? Hindi siya bababa sa ganoon. Nauunawaan na niya ngayon na wala siyang karapatan na gantihan ito. Wala ayon sa kanyang kamay. Hindi rin siya maging katulad nito. Ang kaso lang ay naroon na siya po sa puntong iyon. Wala nang atrasan. Mali ang ginawa niya. Ngayon ay natatakot siya ng labis at nag-aalala hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin kay Bambam. Inisa na siyang kriminal dahil lang sa minsang siyang nabaliw sa labis na emosyon. As for Ruther, she would let him go on with his life. Hindi siya bahagi niyon. Masakit iyon, pero iyon ang simpleng katotohanan sa lahat. Kailangan niyang tanggapin iyon. Kailangang lunukin. Iyon lang ang magagawa niya. Nagpa siya siyang kausapin si Bambam. Mas magandang alam nito kung saan niya ito inilagay kaysa wala itong ideya kung ano ang totoong bigat ng kanilang ginagawa. Niminsan kasi ay hindi ito nagtangon sa kanya. Hindi niya alam kung alam nito o wala itong ideya. "Madam, may problema ba?" "Hindi, wala naman. Gusto lang sana kitang kausapin. Alam mo, malaking problema kasi itong dinala ko rito. Hindi lang sa akin, kundi pa sa iyo. Naintindihan mo ba ako?" "Madam, kung inaalala mo si Pogi..." "Wag, hindi problema yon. Kayang-kaya ko siya. May ginawa ba siyang hindi mo nagustuhan?" "Wala naman. Ang sinasabi ko lang, malaking problema ngayon kung paano siya pauuwiin." "Pauuwiin? Gusto na ninyo siyang pauwiin? Aba, sobrang ginawa niya sa inyo. Dapat dyan ikulong pa ng matagal. Kulang pa nga eh.
Kung sa akin yan may gumawa ng ganoon, pati mangat niya, bangas. Pero hindi mo naiintindihan, Bam. Kapag pinaalis natin siya dito, tiyak na ipapahuli niya tayo sa pulis. Kaya nga wag na natin siyang paalisin. Hindi pwedeng habang buhay tayong may taong ikukulong dito. Mali iyon, hindi makatao. Kahit ganoon ang ginawa niya sa inyo. Kahit ano pang ginawa niya, mali ito. At nagsisisi ako. Sana patawarin mo ako na pati ikaw ay nadamay dito. Pasensya ka na sa akin. Nadala ako ng galit ko. Hindi na ako nag-isip. Kaya ngayon, kailangan nating umalis dito kapag nakaipon ako ng pera. Lalayo tayo ng isang buwan para magpalamig. Kailangan din nating linisin ang buong bahay para walang ebidensyang magamit laban sa atin. Bago tayo umalis, paiinumin natin siya ng sleeping pill. Pagising niya, wala na tayo rito. Iyon ang naisip kong plano. Ang problema, wala pa akong malaking pera sa susunod na buwan pa pag nabenta ang mga manok. Wala pong problema sa akin. May kamag-anak po ako sa Marilaw. Doon na lang po tayo. Sige, pag-iisipan ko. Pasensya ka na uli. Wala yun, madam. May tiwala ako sa inyo. Tama lang itong ginawa ninyo. Buong bayan alam ang nangyari. Kaya talagang kulang pa ito. Dangal ninyong kinuha niya eh. Mahirap nang ibalik ang kinuha niya. Napabuntong hininga siya. Marahil ay totoo pero mali pa rin ang nagawa niya. Umakyat na siyang muli sa kanyang silid. Nahiling niyang sana ay matapos ang lahat ng iyon. Maya-maya ay nakarinig siya ng kung anong ingay sa labas. Parang nagmumula ayon sa silid ni Bambam. Pagsilip niya sa bintana ay wala naman siyang kakaibang nakita. Baka pusa lang sa isip-nisip niya. Ang ingay mo, Oka! Naiinis na sambit ni Ruther. Isang tao ang pinakawala nito. Kasama nitong nagtungo sa villa upang iligtas siya sina Ocampo, Resty, Edu, Axel at Haji. Mga kasamahan niya mga ito sa ampunan, bagaman hindi niya kabat siyang ilan ng sa mga ito. Paano ko mahanap ang susi kung hindi ko lalabanan yan? Itinuro nito ang bumagsak na pinggan sa sahig. The key isn't there, obviously. She has it. Piko nang sabi niya. Iniligtas nga siya ng mga ito. Tad-tad naman siya ng pang-Alaska. She? Ang kidnapper mo? Muli itong tumawa ng malakas. Natawa rin ng iba niyang mga kasamahan. Kung siya ang nasa lugar ng mga ito, ay malamang na matatawa rin siya. Pero siya ang pinagtatawanan kaya asar talo siya. Guys, bakit ba sobrang tagal nyo? 2 linggo na ako dito. Subukan mo kayang hanapin ang sarili mo. Tingnan mo kung gaano mo katagal mahanap. Ani Resty, mukhang ito ang naatasang maghanap sa kanya kaya itong umalma sa sinabi niya. Halos 70 na babaeng kinausap ko at lahat ng yun ay galit sa'yo. Noon, biglang pumasok sa loob ng silid si Maximus. Kasama pala ito. Medyo maliit lang ng kaunti ang katawan ni Maximus kay Bambam. Ang kaibahan lang nito ay may halong taba ang katawan nito. Jeez, ano bang kinakain ito ng mga nakarang araw? Ginawan ko na ng paraan ng bantay sa ibaba. He's out. Binalingan siya nito. Get the disgusted look of your face, pretty boy. Ani to sa kanya, tila nahuhulaan ang kanyang iniisip. My wife's pregnant with her second child and she insists I eat like her. How many cows have you eaten together? What do you say? We'll let him rot here? I would love that. Except Don Emilio asked us to take him back. Nagngingit-ngit pa rin siya sa usapan ng mga ito. Base sa usapan, ay natuklasan na yung si Don Emilio ang nagduda na nawawala siya. Ikatlong araw niyang pagkawala iyon, kaya panay pa rin ang text sa mga ito sa kanya ay bilin daw ni Don Emilio iyon, para daw makampante ang kung sino mang nakakuha sa kanya. Pagkalipas ang mahigit isang linggong paghahanap sa kanya ni Oka, ay natagpuan din siya ng mga ito. Bakit hindi ka nagpadala ng pulis? Para hulihin ang babae na ipinahiya mo? Sarap lagay mo? Papayag si Don Emilio? You really take her off, didn't you? Hindi ko siya masisisi. Pagkatapos mawala ng best friend at fiancé niya, tama lang ang ginawa niya sa'yo. Shut up. Dahil wala ang susi ng posas, ay gumamit na lang ng dekalidad na pamputol ng bakal si Maximus. Sa katunayan, ay isang bag ang dala nitong tools. Naghanda na silang umalis. Salamat at hindi nagising si L'Oreal. Soundproof ang silid nito, bukod pa sa kung sakaling marinig siya nito, ay aakalain lang nitong nawawala na naman siya. Paalis na sila nang maisip niyang hindi siya lalayo sa lugar na iyon ng ganoon na lamang. Matapos ang 2 linggong pagkakakulong niya roon at matinding torture, ay hindi niya magagawang palagpasin lang ang lahat ng iyon. Tinungo niya ang silid ni L'Oreal. Hinawa ka ni Maximus ang braso niya.
Saan ka pupunta? Maghihigante. Kailangan mo pa bang gawin? Hell yeah, I should. That little witch messed up with the wrong man. Sige na, susunod na lang ako sa inyo. Hinayaan na siya ng mga ito. Kumatok siya sa silid ni L'Oreal. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumukas iyon. Bam bam! You! Oh my God, paano ka nakawala? Bam! Wala na siyang magagawa. He's out cold. Get inside. Gets inside now. Kumuha ka ng ballpen at papel. Sabihin mong magbabakasyon ka. Aalis ka muna. Panay ang tango nito. Kumuha nga ito ng papel at panulat at nag-iwan ng note para kay Bam Bam. Palabas na sila ng bahay nang bigla nitong sikuhin ang tiyan niya. Malakas na malakas at saka ito nagtutumakbo palayo. Bam Bam! Tulungan mo ko! Sigaw nito habang panay ang takbo. Kaagad siyang sumakay sa kotse ni Maximus at sinabi ritong sundan si L'Oreal. Sumunod naman ito sa kanyang hiling bagaman panay ang reklamo. Let her go, you asshole. No way! Ikaw kayang makulong dito. You have no idea what she did to me. Hindi na ito umimik. Naabutan nila si L'Oreal at muli ay nahuli niya ito. Pinapasok niya ito sa sasakyan at saka siya nagbilin kay Maximus na huwag itong paalisin. Nagtungo siya sa salid ni L'Oreal at nag-impake ng ilang damit nito. Siniguro din niyang ang sulat ay nasa lugar kung saan makikita kaagad iyon ni Bam Bam. Tiyak niyang hindi na magtataka pa ang lalaki. Wala itong kapasidad na mag-isip sa ganoong paraan. Sumakay uli siya sa sasakyan. Umiiyak si L'Oreal. He ignored her, though it was hard to do. Tumahimik ka, hindi kita papatayin. Asshole! Anong gagawin mo sa akin? Halos hindi na marinig ni L'Oreal ang kanyang tinig sapagkat paos na siya sa pag-iyak. Natatakot siya, nababahala ng husto. Alam niyang galit sa kanya si Ruther na nagawa niya rito, ngunit ang sitwasyon ay nasa kamay na nito. Sa ilang oras na pagbiyahe nila ay iyak lang siya ng iyak hanggang sa makarating na sila sa bahay nito. Dinala siya nito sa isang silid at ikinulong doon. 2 oras siya roon bago ito muling bumalik at iyon ang una niyang tanong dito. Kagaya ng ginawa mo sa akin. Wala kang papala sa akin. I beg to disagree. Marami akong mapapala sa'yo. You can be my sex slave. Kinabahan siya sa sinabi nito. Of course he could do that. May sulat siya kay Bam Bam na nagsasabing umalis na siya pero babalik din. Tiyak na may isip nitong naduwag siyang isama ito. Kung totoong ginawan ito ng masama para mawalan ito ng malay at hindi nito nakitang si Ruther ang gumawa niyon dito, ay hindi nito may isip na ang lalaki ang may kagagawa niyon. Malamang sa mahindi, ay may isip nitong pinakawala na niya si Ruther at saka siya umalis at iniwan ito. May isip nitong ang gumawa ang masama rito ay at taong labas dahil sa sulat niya. Pero ano bang malay niyang may kasamahan si Ruther? Ang akala niya ay basta na lang ito nakatakas kaya sumunod siya sa bilin nito. Iniisip na kapag nasa lugar kung saan siya maaring makatakbo palayo rito, ay makakagawa na siya ng paraan. Iyon pala ay may kasamahan ito roon. You're not seriously considering that. I'm not? Halika na at dadalhin kita sa kulungan mo. Wala siyang nagawa kundi ang sumama rito. Maari siyang magwala, pero may hinala siyang walang magagawa iyon. Kailangan muna niyang mag-isip. Kung saan lang ay nakakapag-isip siya ng matino sa sitwasyong iyon. Dinala siya nito sa isang silid na may kanugnog na banyo. Ngunit gaya ng tinuluyan nito sa kanyang bahay, ay walang laman iyon, maliban lamang sa isang kama at built-in closet at may mga bedsheets. Ang banyo ay may sabon at shampoo, at nakita rin niya roon ang toiletries niya. Ang nakakapagtaka lang ay kung bakit wala roon ang maleta niya. Alam niyang nag-empake ito para sa kanya. Nasaan ang mga damit ko? Hindi mo na kailangan yan dito. Ngumiti ito at saka iniwan siya. Napahagulhol na naman. Kung isang masamang bangungot iyon, sana'y magising na siya. Halos hindi siya nakatulog sa labis na kaba, ngunit nang mag-umaga na ay nahimasmasa na siya. Kahit paano'y nakapag-isip na siya at nauwi sa konklusyon na walang magagawa si Ruther, kundi ang pakawalan din siya. Sapagkat paano siya nito ipapaliwanag sa nobe nito. Kung papayag ang nobe nitong magkaroon ng isang babaeng nakakulong sa bahay nito ay naloloka na ito. Tinatakot lang siya ni Ruther pero walang katotohanan mga banta nito. Hindi na rin siya maaaring mag-alala na ipapakulong siya nito. Dalhin sa pulis sapagkat kung iyon ang intention nito ay ginawa na sana nito iyon. Kailangan lang niya maghintay ng ilang oras. Pinakamatagal ng ilang araw at pauuwiin din siya nito. Salamat at balik na sa dati ang buhay niya. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwa si Ruther. May dala itong isang tray ng pagkain.
Hindi katulad mo, maawain ako. I won't serve you snudge for coffee or cardboard for food. Hindi siya umimik. Masarap nga mga dala nito. Noon niya napagtanto, nagutom na siya. Hindi siya nakapaghapunan dahil wala siyang gana at ngayon ay 10:00 na ng umaga. Walang pakialam kahit naroon pa si Ruther sa harap niya na nalilantakan na niyang pagkain. Pinapanood lang siya nito. Pinabayaan niya ito, hindi nagsasalita. Nang matapos siya ay kinuha nito ang tray. Take a bath. I'll be right with you and we'll have sex all day. My little sex slave. Ibig niyang kablibutan sa itinura nito. Akala ko ba malinaw ng instruction ko sa'yo kanina? Mamamatay na muna ako bago matulog na ikaw ang katabi. Singhal ni L'Oreal kay Ruther. Galit na galit siya rito. Hindi ito patas. Oo, at ikinulong niya ito sa villa. Pero aminado siyang nagkamali siya at kailanman ay hindi niya ito pinagsamantalahan. Ang gusto nito ay may mangyari sa kanila. Ibang usapan iyon. Really? Gusto mo na patunayan ko na nagsisinungaling ka? Gusto na naman niyang maiyak ngunit kakatuwang wala ng luhang lumabas sa kanyang mga mata. Nakatingin lang siya rito, marahan itong lumapit sa kanya. Nakangisi pa rin. Maya-maya'y inilabas ito mula sa bulsang isang kulay pink na bagay. Nang matitigan niya iyon ng maigi, ay sakalang niya nakilalang poses iyon. Mukha lang hindi sa unang tingin dahil may pink first iyon na disenyo. No! Yes! He really wouldn't, would he? Hindi naman siya nagtatakang tumakas. Hindi tulad nito. Bigla siyang kinabahan. Huwag mong subukang ikabit yan sa akin. Bakit hindi? Nilagyan mo rin ako nito. Nakakahiya ka? Baka ginamit mo na yan sa iba. Well, hindi pa naman. Regalo ito ng dati kong girlfriend. Pero nag-break na kami bago pa namin ito magamit. Akala ko wala na ako mapaggagamitan. Meron naman pala. Ano na lang ang sasabihin ni Zandra? Hindi mo kasi inintindi ang sinabi ko sa'yo noon. O mas tamang hindi mo pinaniwalaan. Walang kasal. At kahit na ano pang gusto mong isipin, totoong sinabi ko sa'yo noon na hindi akong ikakasal. Ayaw mo kasing maniwala sa akin. Kung totoong sinabi nito, ibig sabihin ay walang Zandra na magre-reklamo na naroon siya. Ibig sabihin ay may tatago siya nito roon hanggang gusto nito. Pues, nagkakamali ito kung iniisip itong bas na lang siya papayag. Huwag sana nitong alisin ang lahat ng dignidad niya. Gagawin mo talaga ito? Pagkatapos ng ginawa mo dati sa akin, makakaya mo pang gawin ito sa akin ngayon? Stop the theatrics, please. Ikaw ang nauna. Natigilan siya, pero patuloy sa pagre-rebelde ang kalooban niya. Hindi tama ito, at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, pero hindi nito maituloy yon. Kaya naman ang ganap na itong makalapit sa kanya ay pumalag siya. Ngumiti ito. Siya naman ay tumakbo palayo. Nagtungo siya sa banyo ngunit bago pa niya maisara ang pinto, ay napigilan na nito iyon. Huwag ka nang manlaban, honey. Hindi ako natatakot na saktan ka. Halos matulala siya. Pagkatapos ay napalunok. Hindi siya nagduda sa sinabi nito. Sinamantala nito ang pagkabigla niya upang maikabit sa kanya ang posas. Naluluha na naman siya, ngunit hindi niya iyon ipapakita rito. Hindi nito makikita ang labis na frustration niya. Hindi nito makikita kung gaano siya ka-helpless. Good. Go to hell. We'll go the other way, honey. If you know what I mean. Over my dead body. We'll see. Napatili na lamang siya nang bigla siya nitong pangkuin. Ibinaba siya nito sa bathtub. Then he stripped her. Panay ang palag niya pero wala sa halos si B. Ganoon na lang ang walang kalaban-laban at wala na siyang saplot. Panay ang sigaw niya ngunit panay lang ang ngiti nito. How lovely you are. Shut up. Tatawa-tawang binuksan na nito ang gripo. Unti-unti nitong napuno ang tubig ng tub. Nahulaan niyang gagawin nito sa kanya ang ginawa niya rito noon. She was frightened and excited at the same time. Ayaw man niya ay minadama siyang kung anong pagtasabik. At paano niya maialis sa isip ang nangyari noon sa kanila? Nanlaki ang mga mata niyang nang maghuba din ito at sumampa sa bathtub. Malaki ang bathtub na iyon, halos kasing laki ng jacuzzi na ang sukat. Parang walang pakialam at pumes ito roon, hindi man lang nakoconscious. At bakit nga naman ito makoconscious kung napakaganda ng katawan nito? She ached to touch him, but her pride wouldn't even let her look at him. Kung ganoon lang sana kadaling suway ng pride niya. Hayun siya, animo baliw na lilingon-lingon, iiwas dito ang mga mata. Hanggang sa tumaas ang kamay nito sa kanyang baba. Hey, pwede kang tumingin. I hate you. Then you'll hate this, too.
Nagsimulang maglanda sa kanyang katawan ang kamay nitong madulas sa sabon. Nagtayuan ang mga balahibo niya. His hands were so warm against her skin. Nang tingnan niya ito, ay titig na titig lang ito sa kanya. Noon nagtagpo ang kanilang mga labi. Hinayaan na niyang diktahan siya ng pakiramdam niya, ng damdamin niya. Kung ang unang plano nito ay ang paliguan lang siya, ngayon ay dala na sila roon. Tila mga batang naglalaro. Ang kaibahan lang ng larong iyon na para lang sa matatanda. Hindi nagtagal ay inalalayan siya nitong makatayo. Nang mawala ang sabon sa kanilang mga katawan, ay binuhat siya nito patungo sa silid. Tinuyo siya nito ng tuwalya. He even made drying her body quite erotic. Spending a little more time than necessary on her erogenous spots, she heard himself moaning over and over again hanggang sa nakarating sila sa kama. This was torture. Hindi niya mailagay ang kanyang kamay sa katawan nito na siyang gusto niyang gawin. Please, tanggalin mo ng poses na ito, Ruther. Why, honey? I think this is a lot better. Don't you think so? Nagpatuloy na ito sa paghalik sa kanyang katawan. Napapikit na lamang siya nang tumungo sa hindi dapat ang mga labi nito. Ruther, please, take off these cuffs. I want to touch you too. Tumingin ito sa kanyang mukha. The intensity written on his handsome face was enough to bring her to a different height. Inalis nga nito ang pose sa kanyang kamay. Ngayon ay malaya na niyang napaglalakbay ang kanyang kamay sa katawan nito. She felt his chest. He moaned. Why do you taste this good, L'Oreal? Napakaganda mo. Nababaliw ako sa'yo. He was melting her with his words, tantalizing her more. He went on kissing her again and then she came over and over again. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Tumingin siya sa mukha nito. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. You don't have to. His voice was filled with tenderness that warmed her heart. You really don't have to, honey. But I want to, Ruther. Hindi niya na ito hinayaang tumugon. Muli ay sinundan lamang niyang udyok na anas nito. She felt so powerful all of a sudden. Noon siya nito hinigit pataas upang magtagpo ang kanilang mga labi. You little witch, I thought you liked it. Very much, honey. Hinaplos nito ang pisngi niya. Sa ilang sandali ay pinagmasdan lamang siya nito hanggang sa maglakbay ang kamay nito sa kanyang katawan. She was close to having an orgasm again when she felt their bodies coming together. Ruther? God, what's wrong? Nawala na ang pagkakakunot ng noon nito. Hinaplos ito ang kanyang buhok. I'll make it feel better, I promise you. At marunong pala itong tumupad sa pangako. Hindi nagtagal ay nabawasan ang sakit na iyon. Until she once again reached her peak and so did he. Niyakap siya nito ng mahigpit. Natatakot si L'Oreal na magsalita. Baka kasi kung saan mauwi ang usapan nila ni Ruther. They just made love. Kahit sabihin pang hindi niya gusto ang mga pangyayari sa likod niyon, ay ayaw niyang masira ayon ngayon. Kahit saglit ay ibig niyang pagbigyan ang kanyang sarili sa katahimikan. Ngunit tila ayaw iyong ibigay sa kanya ni Ruther. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ang alin? That you're a virgin. Nabibigla siya sa reaksyon nito. Hindi ba't dapat na masaya ito? Kung ibang lalaki na sa katayuan nito ay natitiyak niyang kabalikta rin ang magiging reaksyon. Kung siya man ang lalaki, marahil gusto rin niya ng isang birhen. Isa pa, hindi naman niya akalaing kailangan pa pala nitong malaman iyon. Hindi ba nito naramdaman na hindi pa siya eksperto sa larangang iyon? Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko, dapat sinabi mo sa akin. Biglang nag-init ang ulo niya. Parang nahuhulaan na niyang iniisip nito. Well, kung nagigilty ka at gusto mo kong sisihin, hindi ko hayaang gawin mo sa akin. Hindi ko alam na kailangan ko pa palang sabihin sa'yo na virgin ako. Kung sinabi mo lang sa akin na bawal pala sa'yong virgin, di sana noon ko pa ipinaalam sa'yo. Bakit sa akin mo ibinigay? Anong iniisip mo? Nanlaki ang mga mata niya. Sobra na talagang lalaking ito. Ngunit bago pa siya makasinghal, ay may sinabi na naman ito na nakapagpainit na naman ang ulo niya. Bakit kahit noon sa akin mo gustong ibigay, samantalang ikakasal ka na? How dare you? No, how dare you? How dare you give it to me? Woman, you have so many things to learn in this world. Virgins like you should know how to stay away from trouble. Well, baka nakakalimutan mo, kinidnap mo ko. But you didn't actually say no to me, Keaton, and you really should have. And yes, it makes me feel bad that you made me the first. If you told me that, I wouldn't have. And believe me, it's really what I have done.
Nakatulala lang siya habang pinagbabasan itong lumabas ng speed. Naguluhan siyang bigla. Ibig nitong sabihin, kung sinabi lang niya rito na virgin siya ay walang mangyayari sa kanila. Ngayon, ay pinalalabas itong isang taong mayroon pa rin konsensya. What was the big deal anyway? Hindi ang tipo nito ang nagpapahalaga sa ganoong bagay. Kaya nauwi siya sa konklusyong sinabi lang nito ang lahat ng iyon upang mabawasan ang guilt nito o kung anuman. Bakit niya tatangkaing basahin ang isip ng taong tulad nito? Mahirap para sa kanyang aruhin iyon sapagkat mahirap para sa kanyang ilagay ang kanyang sarili sa posisyon nito. She couldn't pretend to be a jerk, an asshole, a worthless jackass. Napahagulhol siya sa kanyang mga kamay. She never expected that beautiful thing to end this way, but it did. Bakit ba may daladala akong rosas? Panay ang buntong hininga ni Ruther habang papasok sa bahay. Alas 5 ng madaling araw ay lumabas siya ng bahay upang maghanap ng bulaklak at ngayon ay tinatanong niya ang sarili kung anong ginagawa niya at hawak niyang mga iyon. He guessed he was just being proper. Para kay Lori lang mga bulaklak. He felt stretched for taking her and talking to her the way he did. Nabigla lang talaga siya sa kaalaman siya ang unang lalaki sa buhay nito. Noong una, ay inakala lang niya na sadyang kulang ito sa karanasan na isang malaking tanga si Sherwin na hindi nito itinuro dito ang lahat ng kailangan nitong malaman. Ngunit ngayon niya naiisip na may pagkasanto pala si Sherwin. Kung hindi man ay baka bakla ito. Kung bakit big deal para sa kanya ang pagkabirhen ni L'Oreal ay simple lang. Ito ang unang birhen sa buhay niya. And here was a secret about him that no one else knew. He actually valued a woman's virginity and opted a few times not to take them away from a few virgins he had dated before. Marahil, walang maniniwala sa kanya ngunit totoo iyon. Ang una niyang tinanggihan ay ang una niyang nobya noong nasa high school pa lamang sila. Ibinibigay na nito iyon sa kanya pero hindi niya kinuha. Ang ikalawa, ikatlo at ikaapat naman ay ang mga babaeng nakilala niya at nakarelasyon. Inamin ang mga ito sa kanya ang totoo, kaya nakipaghiwalay na lang siya sa mga ito kaysa kunin ang hindi sa kanya. Maybe, it was an odd kind of goodness in his heart. He knew for a fact that he was a jerk when it came to women, and he knew he would never marry those women and they would only be wasting their virginities on him. So he refused to take those. Isang uri iyon ng kabutihan na walang nakakaalam at sa totoo lang ay nakakahiyang malaman ng iba. At marahil sa modernong panahon na iyon ay wala na rin paglalagyan. It was just something he did. A quirk, a freak occurrence, a freakish trait. How was he supposed to know L'Oreal was a virgin? Ngayon, tuloy ay guilty siya. Kung bakit kasi nito sinabi sa kanya iyon, sana'y walang naganap sa kanila. Could you have really stopped? Tudyo ng isang bahagi ng isip niya. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya tiyak kung inamin ito sa kalagitnaan ng akto, ngunit bago pa niya iyon nakitang walang saplot, tiyak na hindi niya ito itutuloy. Pero nangyari na. Agit-igit sa lahat ay nagsalita pa siya ng hindi maganda rito. He was sorry. The roses. A bouquet of roses for the virgin. Mas espesyal na bulaklak sana ang bibilhin niya, ngunit walang available sa mga oras na iyon. Mamaya pa raw ayon sa tindera sa dangwa. Tumuloy na siya sa sarili ni L'Oreal. Patagilid na nakahiga ito sa kama. Hindi pa ito tulog. Get out of here. I'm sorry, L'Oreal, for the way I acted. Noon ito lumingon sa kanya at kung may sasabihin man ito, ay tila hindi na nito naituloy. Marahil ay hindi nito inaasahang makakita ang bulaklak na hawak niya. Sa totoo lang ay wala pa siyang napagbibigyan ng bulaklak. He preferred giving other things, like jewelry, and when he was younger, poems he copied from books. Wala rin kasi siyang tiyagang gumawa ng love letters. For you? For me? Yes. Bakit? Hindi ko alam. Salamat. Tinabihan niya ito. Kapwa sila nakasandal sa headboard. Pinagmamasdan lang nito ang mga bulaklak. Niyakap niya ito. Iyon lang ang pakiramdam niyang pinakatama niyang gawin. I'm sorry for how I acted, okay? Gusto ko sanang mas magandang bulaklak ang ibigay sa'yo, pero wala pa raw available. Mamaya pa raw darating. Lumabas ka para bumili lang nito? Hindi ako nag-stock ng rosa sa cabinet ko, L'Oreal. Nakakashock lang. Ibig bang sabihin, nakakawalan mo na ako? Natigilan siya. Biglang napalunok. Sa huli ay umiling siya. Hindi, pero malaya ka naman na makaikot sa bahay. Okay na ba sa'yo? I guess. Hinagka niya ang mga labi nito. Good morning.
Ngiti ang itinugon ni L'Oreal sa pagbati ni Ruther. Dinalhan siya nito sa silid ng pagkain. Hindi pa rin siya bumabangon kahit alas 12 na. Gusto lang niyang titikin ang bulaklak na bigay nito. Sariwain ang nangyari kaninang madaling araw. May kung anong init na dulot sa kanyang puso ang lahat ng iyon. Good morning, Ruther. Kumustang pakiramdam mo? I'm okay. Breakfast in bed? Breakfast? Lunch na yata. Tumawa lang ito kung bakit tila lalo itong gumapo sa kanyang paningin. Marahil ay epekto ng nangyari ng nagdaang gabi. Nakangiti ito ng pisili ng kanyang baba. Parati nitong ginagawa iyon. Dinampian nito ng halik ang kanyang mga labi. Napangiti siya. Pakiramdam niya ay para siyang isang fan. Weird siguro pero kahit hindi masasabing tama ang naganap, hindi maiwasang magbunyi ang kanyang kalooban. Ang lalaki ito na tiyak niyang hinahangaan ng maraming kababaihan ay nakasama niya ng nagdaang gabi. They made love so very tenderly. Frankly speaking, she thought he was too beautiful for her. Hindi niya ugali ang pagdudahan ng kanyang sarili sapagkat noon pa mang mga bata siya ay marami nang nakakagusto sa kanya. Ngunit ibang liga si Ruther. He belonged to the overwhelmingly gorgeous category while she belonged to the pretty category. Nevertheless, he wanted her last night and it seemed like he wanted her up until now. It made her feel all warm and tingly inside. Bakit mo ako tinititikan? Sigurado ako nasanay ka na sa tingin ng mga babae. Hindi ka gaya ng ginagawa mo, iba ang titig mo sa akin. Ganito ba? Ipinaduling niya ang kanyang mga mata. Paano mo ba ipapaliwanag ang paraan ng pagtingin ko sa'yo? Ang lakas ng halakak nito, pinisil ang kanyang ilong. Para kang baliw. Gawin mo nga. What? Cross my eyes? Yes, gusto kong makita kung pogi ka pa rin. Ay, ang corny. No, hindi ko kayang gawin. Ang arte mo. Kapag hindi mo ginawa, wala nang kiss. Alright, alright. Tatawa-tawa ito, saka pinagsalubong ang mga mata. Siya naman ang napahalakak ng malakas. Kahit anong gwapo pala ng isang tao, kapag duling ay wala rin. Ikinilong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito habang nakangiti ng masuyo. Now, asan ang kiss ko? Dinampian niya ito ng halik sa tungki ng ilong. Umungol ka agad ito. Bago pa siya makapagsalita ay nagkahangkan na nito ang mga labi niya. Matagal iyon at napakabanayad. Tuwing hahagkan siya nito ng ganoon, kahit noon, ay parang mga paru-parong nagliliparan sa kanyang sikmura. Hindi maiwasan ang damdamin niyang nagmamahal dito ang umaasa. Paano magawa ng isang tao na maging ganoon kasuyo kung wala itong pagtingin sa kapareha nito? Parang imposible. Kahit gaano pa kahusay umakto ito, kaya marahil may damdamin din ito para sa kanya. Hindi man niya sigurado kung anong eksaktong damdamin iyon ay alam niyang nahawig iyon sa pagmamahal. Marahil ay hindi ganoon kalalim pero nasa likang iyon. Akala ko ba hindi ako attractive, Ruther? Halata namang nagsisinungaling ako. Nagdiwang ang kalooban niya. Inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Siguro ay intindi na rito na may damdamin siya rito. Hindi na nito kailangang itanong sa kanya. Noon pa'y alam na nito iyon. At sa kabila ng gulo ay heto sila ngayon. Alam niyang marami pa siyang kakaharaping problema pero kahit naman nasa villa ay wala siyang magagawa para maayos na iyon. Okay lang kahit naroon siya sa poder ni Ruther. Gusto niyang makapiling ito. Isang malaking kabaliwan pero hindi ba at malaki rin kabaliwan ang tenderness na ipinapakita nito ngayon sa kanya? Ibang ipinapakita nito sa mga sinasabi nito. He was so busted. He cared for her. The flowers, this hugging, the lovemaking, all those things told her that he cared for her truly. Pwede bang makigamit ng computer, Ruther? Bakit? May silent ako eh. Okay lang na nandito ako basta magawa ko with good features. I make graphic designs eh. Kailangan ko rin ng ilang softwares. Ano bang nangyari sa villa? Wala. Naghihintay ako ng bibili ng ilang part ng villa. Kailangan eh. I see. You can use my computer. Wala lang nga nang naka-install na software pero palalagyan ko sa kaibigan ko. Would that be okay? Pwede ko bang tawagan si Bambam? Wala kang planong umalis? Wala. Okay then. Hindi siya makapaniwala na ganoon lang pala itong kadaling pakiusapan. Ang nangyari ng nagdaang gabi ay sadyang malaki ang nagawang pagbabago rito, maging sa kanya. May hinala siyang magpapatuloy ang mga pagbabagong iyon at sa huli, anong malay niya kung sila pala talagang dalawang para sa isa't isa?
Maya-maya ay nagpaalam ito at sinabing kailangan nitong asikasuhin ang naiwan nitong mga trabaho sa opisina nang mawala ito. Bahagya siya na guilty, ngunit ngumiti ito sa kanya, saka sinabing, "Everything's okay. You have nothing to worry about. We're cool." Tinawagan niya si Bamba at ipinaliwanag dito ang nangyari, bagaman hindi niya sinabing kasama niya si Ruther. Tamang hinala niyang wala itong naging pagdududa sa kanyang sulat, kaya hinalaan niyang itong iyonang isipin. Mayroon din itong nakakabiglang balita sa kanya. "Madam, galing dito kanina si Sir Sherwin. Gusto niyang bilhin iyong kanluran." Ang bahaging iyon ng vilang ipinagbibili niya. Hindi siya nakatugon agad. Hindi niya alam kung anong iisipin. "Girit ba siya sa akin?" "Para naman pong hindi. Nakangiti pa nga po. Ngayon lang daw niya nalaman kaya ngayon lang siya nakapunta. Kauuwi lang niya nung isang araw, madam. Malay niyo, kayo pala talaga ni Sir ang para sa isa't isa." Napailing na lamang siya sa tinura nito. Kailanman ay hindi na sila magkakaroong muli ng relasyon ni Sherwin sapagkat natitiyak na niya ngayon kung sino lang ang mamahalin niya. Bagaman marahil ay hindi tipikal ang relasyon nila ni Ruther, ay masaya siya roon. "Relasyon? Isang gabi pa lang kayo nagkakaayos, relasyon na? Aba, L'Oreal, maghunos tili ka sa iniisip mo." "Paano madama, sasabihin ko po ba kay Sir na go ahead na tayo?" "Sige." Walang kaso iyon sa kanya. Mas maganda nga sigurong si Sherwin ang bumili sapagkat kilala na niya ito. Alam niyang maaalagaan ito ang lupa. "Alam pa rin naman niya siguro ang number ko." "Tiyak po yun, madam." Nagpaalam na siya rito. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag nang maibebenta ng ilang bahagi ng villa sa taong mapagkakatiwalaan. Tiyak na iyon din ang gugustuhin ng kanyang ama. Kapag nabili na ni Sherwin ang lupa ay gagamitin niya iyon sa pagpapaganda ng villa. Marahil ay gagawin din niya ng farm, isang magandang farm na maaaring dayuhin ng turista. Mabenta man kasing ilang bahagi ng villa ay mananatiling ekta-ektaryang sukat niyon. Ngunit paano kaya sila ni Ruther kung sakali man? Ah, saka na niya iisipin iyon kapag naroon na siya. Nang sumapit ang hapon ay dumating doon si Rusty. Nakilala niya ito bilang isa sa mga nagligtas kay Ruther mula sa kanya. Nakangiti ang lalaki. Gwapo ito, bagaman mukhang mahihiyain. Mabait ito sa kanya. "Hindi ka naman mukhang malungkot." Puno nito pagkatapos ang matagal nitong pananahimik habang nag-i-install ng software sa computer ni Ruther. "Excuse me? Hindi ka mukhang malungkot. Hindi ka rin mukhang galit." "Bakit naman ako malulungkot at magagalit?" "Dahil nakulong ka dito." "I'm not." "Pwede kang lumabas kung ganoon." "Hindi ko pa sinusubukan." "Try it." Alanganin siyang tumawa. Bakit kailangan ng lalaking itong palungkutin siya bigla? Gayon man, ay ngumiti na lang siya rito. Nang umalis ito ay nagtangka nga siyang lumabas kunit tumanggi ang gwardya. Alam na niya iyon dahil iyon naman ang sinabi sa kanya ni Ruther. Parang napahiya lang siya sa sarili niya na kung ano-anong pantasya ang binuo niya sa isip tungkol sa kanila ng binata. Anong planin ito sa kanya? Sana isabihin ka agad nito. "So, gano'n mo ako katagal itatago dito? Napapagod ka na ba sa akin?" Hiling ni L'Oreal ay huwag sanang ngingiti ng ganoon sa kanya si Ruther. Kaagad kasing nawawala ang mga saloobin niya, ang mga gusto niyang sabihin dito. Kapag ganoong nginitian na siya nito. "Hindi naman, kaya lang 2 weeks na ako dito." 2 glorious weeks. Ang sarap marinig. Pinisil nito ang kamay niya at saka siya hinikit pakandong dito. Hinaplos ito ang kanyang pisngi. "Masaya ka dito, sure ako." "I am, pero nakakulong pa rin ako." "Wala kang gagawin sa villa." Hindi niya nabanggit ditong nagkaayos sa sila ni Sherwin tungkol sa bentahan ng lupa. Handa na mga papeles at pirma na lamang niya ang kulang. Hindi niya alam kung bakit hindi niya iyon mabanggit-banggit. Basta kutob lang niyang hindi na niya iyon dapat pang sabihin dito sa ngayon. Marahil dahil sa nag-aalala siyang baka lalo siya lang itong hindi pa uwiin. "Marami." "Sige, pwede kang bumalik sa villa. Masasamahan kita sa driver para makabalik ka agad. Ako sana magdadrive pero may meeting ako bukas eh. Actually, I will be gone for a day. I will be back the day after tomorrow." "Okay. Napasaya ba kita?" "Yes." Alam na niya kapag naglalambing ito. Kapag ganoon, ay tila ayaw na nitong humiwalay sa kanya. Para itong nakadikit at parati na ay ganoon ang mga tanong. Para bang masyado itong insecure na hindi siya nito napapasaya. He always asked for an assurance that she was happy and fine. Parati iyon nakapagdudulot ng saya sa kanya. Sinong babaeng hindi magpapasaya ng mga ganoong salita? "Do you want me to make you extra happy?"
Ruther? Ang lakas ng tawa nito. May sex life na siya ngayon at the bump yun. She felt a tingly whenever she remembered their lovemaking. Minsan, ay bigla na lang siya nabablush at kikiligin kapag naiisip niya yun. He was the perfect lover. He was never selfish ever. Well, do you? No. You're not sure? I'm not sure. Let me make up your mind then. Nang hagkan siya nito ay otomatikong ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito. Pinangkunan siya at ipinanhik. Sanay na yata ang mga kawaksing makita silang naglalambingan. Walang choice ang mga ito sapagkat ganyan si Ruther. Kahit kanino'y handang ipakita kung anong nadarama nito. Ani mong mga fans naman ang mga kawaksi. Kinikilig kapag ganoon sila. Natitiyak na niya ngayon na nagkamali siya sa pag-aakala na ikakasal ito. Lumabas din sa internet ang biglang isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ayon na rin mismo kay Sandra na ang paliwanag ay nagkamali ng pangunawa ang nagbalita ng kasal ng mga ito. Inanunsyo nito na wala itong relasyon kay Ruther at ang bago nitong idinedit ay isang sikat na basketbolista. They made love twice in a row. Parang nanlalambot ang mga tuhod niya pagkatapos. Madalas na ganoon ang nararamdaman niya, pero naniniwala siyang hindi iyon dahil sa kulang siya sa resistensya o kailangan niya ng bitamina. Ang kumain ng marami, kundi talagang ibang klase si Ruther. Grabe ka talaga. Dito ka nababagay sa akin, L'Oreal. You think so? I know so. Humarap siya dito at niyakap ito ng mahigpit. Muntik na niyang masabi ang nadarama niya, ngunit naawat niyang sarili. Gusto niya ito ang mauna dahil ito ang lalaki. Darating din siguro sila sa roon. Mas mahalaga naman ang ginagawa kaysa sa sinasabi. One step at a time. Kung tutuusin, ay mabilis nga ang proseso. Hindi na masasabing nakakulong siya sa bahay nito. Marahil, pagkalipas uli ng 2 linggo ay sasabihin na nito sa kanya na mahal siya nito. Hanggang sa dumating ang oras na iyon, ay hindi muna niya ipapahayag ang damdamin niya. Payapa siyang nakatulog ng gabing iyon sa tabi nito at nang magising siya ay naghahanda na itong umalis. Nagbilin ito sa kanya na patungo raw doon ang driver ng kumpanya nito para samahan siya sa villa. Mayaman si Ruther, magaling na negosyante. May ilang negosyo itong kasosyo si Don Emilio. Iyon ang aasikasuhin ito ngayon. Nang makaalis na ito ay naghanda na rin siyang magtungo sa villa. Kinakabahan siya sapagkat noon lang sila muling magkakaharap ni Sherwin pagkatapos ang naganap noon, pero naisip niyang marahil ay natapatawad na siya nito. Sa ilang oras na biyahe ay nagdarasal siya. Maraming hinihiling sa may kapal na natugon kaagad nang makita na niya si Sherwin. Naghihintay ito sa villa. Nakangiti sa kanya ng maluwag. Napatakbo siya rito sa bayakap. Hindi niya naiwasing maluha. Mahal niya ito bilang isang kaibigan. Ayaw niyang magkasira sila ng tuluyan pagdating doon. Napatawad mo na ako? Forget about it. Sigurado ka? Of course, the vacation did me good. How have you been? Oh, just perfect. Sambit niya. Nasa isip ang gwapong mukha ni Ruther. Mukhang masaya kayo, ma'am. Ngiti lang ang itinugon ni L'Oreal sa kawaksing si Cheche. Kanina pa siya napapangiti. Nang dagdaang gabi ay niregaluhan siya ni Ruther ng 3 mamahaling bestida. Hindi na siya nagtaka kung paano ito na nalaman ang sukat niya. Saludo na nito ng katawan niya. Wala siyang kaproble-problema sa buhay. Ang villa ay isasaayosan niya sa susunod na linggo. Iyon nga lang, mamaya pa lamang niya ipagtatapat kay Ruther na may 2 linggo na silang nagkaay si Sherwin. Sana'y hindi nito masamain iyon. Iyon lang ang pumipigil sa kanyang sabihin iyon dito. Si Ruther ay isang ulirang nobyo. Nobyo? Kahit pa nga wala silang opisyal na usapan. Hindi lang siya komportable na wala itong label sa buhay niya. Masaya siyang asikasuhin ito. It was her place, that house, he told her so. Gusto raw nitong naroon siya at naghihintay sa pag-uwi nito. Mamamasyal daw kami ni Ruther. Talaga po? Tumango siya. Iyon ang sinabi sa kanya ni Ruther nang nagdaang gabi. Ang hinala niya ay espesyal ang gabing iyon. Noon lang sila espesyal na magdadate sa labas. They were going to live together officially. Baka kung anong i-anunsyo nito mamaya. Sabik na siya. Bakit hindi gayong isang opisyal na usapan na lamang ang kailangan para masalyuhan ang lahat ng iyon? Sa bawat araw na nagdaan ay lalo niyang nakikilala ang binata at masasabi niyang perpekto ito. Caring ito, mabait, thoughtful pa. Mula nang may mangyari sa kanila ay hindi na ito nagbanggit ng masasamang pinagdaanan nila. Bawat araw ay nabibigyan buhay ang mga pangarap niya para sa kanila. Nang dumating ito, araw-araw ay maaga itong umuwi. Ay, salubong kaagad niya ito ng yakap.
I'm ready to go. Hindi na tayo matutuloy. Nagbago ang plano. What? Pero bihis na ako. Tumawag si Don Emilio. Papunta raw siya dito. Nabanggit na nito sa kanya na si Don Emilio ang nagpalaki rito. Kilala niya si Don Emilio base sa isang artikulong nabasa niya tungkol dito, bagaman wala siyang masyadong alam tungkol sa personal na buhay nito. Talaga? Gusto ko siyang makilala. Great. Bakit paganda ka ng paganda tuwing nakikita kita? Bulero ka talaga. Hinintay nila ang matanda. Nang dumating ito'y ipinakilala siya rito ni Ruther. Mabait sa kanya ito. Naghapunan na sila pagkatapos ay nagkape. Hindi niya inasahan ang tanong na nagmumula sa mga labi ni Don Emilio. So, masaya ka ba na bilanggo ka niya dito? Excuse me, sir? Nakakulong ka dito? Sir? Natigil ang pagsasalita ni Ruther nang itaas ang matanda ang kamay nito. Siya naman ay parang napahiya sa tanong. Ruther, iho, may plano ka bang pakasalan siya sa lalong madaling panahon? Bakit mo ito ginawa, sir? Tanong ni Ruther sa mahinang tinig. Dahil akong may pananagutan dito. Ako ang nagpalaki sa'yo. Remember, hindi ko papayagang mag-take advantage ka sa magandang dilag na ito. Kaya gusto kong malaman kung may plano ka bang pakasalan siya. Akala ko ba hindi mo ito gagawin sa'kin? Wala akong ginagawa sa'yo. Sagutin mo lang ang tanong ko. At hayaan mo siyang magdesisyon kung mananatili o aalis siya dito sa poder mo. Kung ayaw mo namang sagutin ang tanong ko, hayaan mo na lang siyang makauwi sa kanila. Mananahimik ako, Ruther, at umaasang gagawin mo ang tapa. Nakakulong pa rin siya dito. Pero kung may plano kayo magpakasal ng dalawa, wala na akong sasabihin pa. Tandaan mo na illegal na panatilihin mo siya dito. Halos mapanganga siya sa pagkadirekta ni Don Emilio. Ibig na niya magsalita, ang sabihin na hindi siya trap doon. Pero hindi niya nagawa sa labis sa pagkabigla. Ang akala niya ay napakatim ng matanda. Pero kapag nagseryoso pala ito ay nakakapangilag din. Hindi siya nakakulong dito, kahit tanungin mo pa siya. Totoo po sir, nakakapunta ako sa gusto kong puntahan. Is that right? Yes sir. At gusto mo magstay dito? Well, yes sir. Kahit na wala siyang plano na pakasalan ka? Kung pakakasalan po niya ako, ayon ay dahil gusto niya, hindi po dahil sa pinilit siyang pakasalan ako. Interesting. Well, decision mo yan. I have to apologize. Akala ko, iha, hindi ka niya pinapapalabas. Pasensya ka na. Of course. Kung sa akala mo ay darating ang araw na pakakasalan ka niya, hindi mangyayari iyon. Muli ay nabigla siya. Hindi na naman siya nakapagsalita. Would it come, Ruther? Baling ng matanda sa binata. Hindi po siya interesado na malaman, sir. Nagkakamali ka. Siyempre, gusto kong malaman ko. Pag-usapan natin mamaya. Well then, I'm really sorry for this. It's just a case of misunderstanding. I must leave. Take care, iha. Ruther. Tumalikod na ang matanda. Tahimik lang sila ni Ruther kahit matagal nang wala ang matanda. Hindi niya natiis ang katahimikan. Anong ibig niyang sabihin, Ruther? Wala. Iniisip lang niya na hindi ako mag-settle down. Would you? No. Napakabilis ng tugon nito kaya natiyak niyang totoo yun. Napalunok siya. Kung ganoon pala, anong plano mo sa ating dalawa? Plano? Bakit kailangan ng plano? Tumawa ito. Isang alanganing tawa. Come on now, L'Oreal. Masaya naman tayo bago siya dumating. Huwag mong hayaang ma-confused. May obsession lang siya sa kasal. Hindi ko alam kung bakit pero ganoon talaga siya. Are you even my boyfriend? Of course I am. Muli ay hindi siya nagsalita. Biglang ang dami niyang naiisip. Hanggang sa muli siya magtanong. Habang buhay tayo mag-boyfriend? Paano kung mabuntis ako? Itong nangyayari sa atin, wala ka bang balak panagutan ako? I'll be dumb. He did it again. Don Emilio did it again. Sagutin mo ako. Look, L'Oreal, para sa akin walang permanente. Maybe one day, you'll find you've lost interest in me. That the way I look is no longer enough to satisfy you. If I marry you, you wouldn't have much options when that time comes. Natulala siya. Ang sinasabi nito ay isang kabaliwan. Iniisip nitong ang itsura lang nitong mahalaga sa kanya? O ginagawa lang nitong alibay iyon para palabasin na siya ang may malaking benepisyong mapapala kung hindi sila magpapakasal? Malinaw na hindi ito naniniwalang darating sila sa puntong kapwa na sila matanda ay magkasama pa rin sila. Ito na mismo ang nagsabi niyon. Hindi siya makapaniwala na iyon palang tumatakbo sa isip nito mula sa pool.
Talaga palang balak nitong maging mag-boyfriend lang sila. Hindi nga lang habang buhay, kundi hanggang magkasawaan lang. Kung ganoon, ay wala itong tunay na pagmamahal sa kanya. Ang attraction na darama nito para sa kanya'y pisikal lang. Sexual, hindi sapat upang isuko nito ang pagkabinata nito. At tila hindi pa sapat ang nasabi nito ay dinagdagan pa nito iyon. Besides, it's only a piece of paper. An ugly piece of paper, if you ask me. Have you seen one yet? Ang dami taong gagawin ng lahat para mabago ang desisyon nila noong nagpakasal sila. I won't go through that. If you only try to really think it over, I believe you would agree with me. You've got to be kidding me. Tinalikuran niya ito. Balak pa pala nitong kumbinsihin siyang tumulad sa paniniwala nito. Pues, wala itong maaasahan sa kanya. Hindi siya mababago ng paniniwala. Pinalaki siya ng maayos ang kanyang mga magulang. Marahil, kung sinabi lang nitong maaring matagalan bago sila magpakasal, kahit isang dekada marahil, ay magagawa niya itong hintayin. Pero sarado palang isipan nito pagdating sa bagay na iyon. At wala itong magagawa para maging magkatulad ang mga teorya nila sa buhay. Kung siya ang tatanungin, isang malaking kalokohang magpalipat-lipat ng relasyon para lang sumubok kung kanino siya bagay. Nangyayari iyon, oo, pero hindi tama iyon. Katulad na lang ng pagsusuot ng t-shirt ng pabaliktad. Nangyayari iyon, pero hindi iyon ang tama. And she would never walk around for years wearing an inside-out shirt. Sa isang banda ay nauunawaan niya si Ruther. Kung nagkataon lang sigurong kaya niya ay hindi bakit. Mahal niya ito. Pero kilala niya ang sarili niya. Hindi niya kakayanin iyon. Maghahanap at maghahanap siya ng higit pa sa kaya nitong ibigay. Bago pa dumating ang oras kung kailan pinaglipasan na siya ng panahon at umaasa pa rin at naghahanap pa rin ng higit pa, ay mas magandang umalis na lang siya roon. L'Oreal, please? Please what? Please pag-isipan mo mabuti? Napag-isipan ko na. Bakit ka galit sa akin? Bakit ako galit sa'yo? Dahil ganyan ang pananaw mo. Oo, may karapatan ka sa sarili mong opinion, pero hindi ko alam na maapektuhan pala ako sa ganitong paraan ng opinion mo. Masakit sa akin dahil mahal kita, pero kulang ang pagmamahal mo sa akin. Kung mahal mo ako, hindi ka matatakot sumubok. So what if you risk it? The love should be enough to keep the risk worth it. Apparently, it's not for you, because there's not enough love in your heart for me, and that is very sad. No, hindi siguro ako galit sa'yo. Galit lang ako sa sitwasyon. L'Oreal, hindi ako galit sa'yo. Kailangan ko lang umalis bago ako maghanap ng higit pa na hindi mo pala kayang ibigay. We're together. Nothing else should... Oo, magkasama tayo. Pero sa likod ng isip mo, may posibilidad palang pabayaan mo na lang matapos ito kapag sawa ka na o kapag nagkasira na tayo. Kapag nagkaaway tayo, kapag may hindi tayo na pagkasunduan. May isang salita sigurong kailangan mong maintindihan, Ruther. Commitment. Hindi ka aayaw dahil lang may kaunting tampuhan. Hindi ka aayaw dahil nagbabago ng itsura ng isang tao. Tumatanda, pumapayat, tumataba. Hindi ka aayaw dahil hindi ka komportableng may ugali siyang kinaiinisan mo. Hell, I can name a few things I don't like about you, but I can live with those things, kahit dumami pang mga yun sa pagdaan ng araw. Oo, malaking bagay. At oo, mas malaking responsibilidad. Pero kung mahal mong isang tao, bakit hindi mo magagawa? Marami ka na bang ayaw sa akin? You totally missed the point. Natural lang na may mga ugali rin ito na hindi siya masyadong gusto. Ang kaartihan nito sa pagkain, ang masyadong pagka-extravagant ito, mga ganoong maliliit na bagay. Pero hindi yun ang punto ng sinasabi niya rito. Gusto ko sanang umuwi. Pinakatitigan siya nito. Saka tumango. Ipapahatid kita. Tumango siya ng bahagya saka pumasok sa silid niya. Napahagulhol siya. Impit na impit. Tapos na sila. Ang sakit-sakit pala. What's up, pretty boy? Bahagyang gesture lang ng pagbating ibinigay kay Ruther ni Oka. Pinuntahan siya nito sa bahay niya. Ikalawa itong bumisita sa kanya ang una ay si Resty. Nangungumusta ang mga ito. Marahil ay utos iyon ni Don Emilio. Ang baho mo. Nakikiamoy ka lang, pare. Maligo ka nga. Later. Tinungga niya ang alak sa baso. Nang nagdaang gabi pa siya hindi naliligo at hindi siya tipikal na mabaho. Kaya lamang sa pagkakataong iyon ay amoy alak na siguro siya. Nang nagdaang gabi pa siya lasing. Marathon ang pag-iinom niya. Magpapababa lang siya ng tama at sige na naman sa paglaklak. Ang lungkot-lungkot ngayon sa bahay niya. Nagsama siya ng babae nang nagdaang gabi sa pag-asang makakalimutan niya si L'Oreal. Pero ipinahiya siya ng kanyang alaga.
Umalis ang babae kaya uminom na lang siya. At sa totoo lang, ay wala siyang makapang-interes na makausap si Ocampo. Kung nagiging miserable ka dahil sa isang babae, bakit hindi mo siya puntahan? I can't. Bakit hindi? Ano bang pakialam mo? I don't, so you can tell me. Ano ba yan? Pahingi ako? Kumuha ka. Tumalima ito. Ano bang problema mo? Wala. Bakit hindi ka makapunta sa kanya? Lilipas din to. Lahat kayo hindi nyo naiintindihan. Lilipas din to. Lahat ng ganitong bagay sa mundo, lumilipas din. What's the use of prolonging the torture? Pupuntahan ko siya. Sasaya ko saglit. Pero lilipas din yun. Kahit paano, okay na akong malungkot ako ngayon. Sasaya uli ako. Kung ganoon, ang iniisip mo, kahit kailan hindi ka magiging masaya. Oka, please, don't try to give me an advice. Parang hindi kita kilala. Let me tell you, when one of you, boys, start getting an annulment, you would think I'm a lucky bastard for not following you all. Totoo lang ang lahat ng sinasabi niya. Hindi niya alam kung anong nakita sa kanya ni L'Oreal para magkagusto ito sa kanya. His looks probably. Parati namang irang dahilan. Isang araw ay mawawala rin ang lahat ng iyon at makikita nito kung ano lang siya. Without the good looks, what was he really? Compared to L'Oreal, he was nothing. Wala siyang na-accomplish na pwede niyang ipagmalaki rito. Sinuwerte lang siya dahil inampun siya ni Don Emilio, kaya siya naroon ngayon. Sure, he closed a lot of deals, but mostly because he used his charm, his appeal. Marunong siyang humawak ng negosyo. Big deal. Kahit sino marunong sa math, kayang gawin iyon. Kapag natuklasan na ni L'Oreal na sa likod ng gwapong muka ay isang ordinaryong tao lang ang naroon, aayaw ito. Sinabi nitong hindi raw, pero paano nito mapapatunayan iyon? Maging siya ay walang pruweba roon. Parati siyang umaayaw sa isang relasyon. Wala siyang tumagal na relasyon. At halos lahat ng ex niya ay galit sa kanya. Isa lang ang mga ito sa kanya. Jerk. At aminado siyang totoo yun. Ang sabi ni L'Oreal, hindi raw aayaw ang isang tao dahil lang sa maliit na bagay. At ano kapag pinagsama-samang maliliit? Hindi ba't malaki rin? Kung hindi aayaw ang isang tao roon, ay anong klaseng kasiyahan ang makukuha nito sa kabila ng katotohanang hindi na ito matutuwa sa kaparehan nito? Marahil ay iyon ang dahilan kaya maraming tao ang nagtsatsaga sa isang pagsasama na wala ng dulot na kaligayahan sa mga ito. Higit sa lahat ay kay L'Oreal na mismo nang galing na ngayon pa lang ay may mga ugali na siyang nakita nito na hindi nito gusto. That was frightening for him. Like the coward that he was, he didn't bother to ask her what those were. Nakapagtataka pa bang may nakita ka agad itong masama sa kanya? Nasasabi lang nito kaya nitong ihanda lang mga iyon sa ngayon dahil saglit pa lang silang nagsasama. Kapag tumagal na, ay darami ng mga bagay na iyon at uuwi sa kanyang nahihinala na makikilala nito kung ano lang talaga siya. A pretty face and absolutely nothing else. Mediocre lang siya. Nothing was more boring in the world than that. Totoo lang ang sinasabi ko sa iyo, pare. This is life. No, that's not life. Drinking yourself to oblivion is not life, Ruther. Trust me, I've been there. May commitment phobia rin ako dati. I don't have that. Shut up. It's true. I have no problem committing. Ngayon, naiisip ko na, wala akong takot mag-commit. Natatakot lang akong siya lang ang mawalan ng commitment sa akin balang araw. Tiyak na darating yon. Kaya, bakit ko papatatagalin? Tapusin na habang maaga pa. Maniwala sa akin. Okay lang ako. Ilang linggo lang, balik na ako sa dati. Sinipat niya ang kanyang relo. Ang tagal dumating na inutusan niya. Gusto na niyang matulog. May inutusan siyang magtungo sa villa para bigyan ng tulong pinansyal si L'Oreal. Alam niyang kailangan nito iyon. Noon pa sana niya gagawin ito, ngunit noon ay ayaw niyang mawali ito sa piling niya. Pero ngayon ay wala na ito. Malaya na siyang makakatulog. Sana lang ay tanggapin nito iyon. He sent her 10 million bucks. Payable when able. Bakit siyang mawawala ng commitment sa'yo? Anong klaseng babae ba siya? Is she one of those women? Of course not, you fucking bastard. Don't even talk that way about her. Why then? Hello, look at me. What do you see? Behind this absolutely perfect face, of course. Am I hearing you right, pretty boy? What? Umiikot na ang paningin niya. Magandang pababain muna niya ang tama niya at pansamantalagang tigilan muna ang pag-iinom. Ano nga bang pinag-uusapan nila ni Oka? So, pretty boy is one insecure jackass. Shut up. Look, buddy, you're underestimating yourself.
You're a successful man. Hindi ito ang panahon para mag-self-pity ka. Habang ginagawa mo yun, nawawala sa iyo ang babaeng mahal mo. Gumising ka, gawin mo ang tama. Ito ang tama. Ano bang alam mo sa akin? Hindi ako nagsa-self-pity. Nagiging totoo lang ako. Now, where the hell is that? Hinahanap mo ba yung messenger mo? Nakasalubong ko. Inilabas ito mula sa bulsang isang papel. Saka iniabot sa kanya, iyon ang check ang ipinabibigay niya kay L'Oreal. Pinababalik daw yan ni L'Oreal. Hindi na niya kailangan dahil nabenta na raw palang lupa. What? Kanina pa tayo nag-uusap? Hindi mo sinasabi? Hindi mo ba itatanong kung sino nakabili? Sino? Sherwin. Her ex. Oh, fuck no! Napalingon si L'Oreal kay Sherwin nang pasakan nito ng sombrero ang ulo niya. Ang init-init, ayaw mo magsombrero? Namiss ko kasi to. Kahit paano, nakakangiti na siya. Simula na ng gawaan kaya nakagayak trabahador din siya. Gusto niyang makitulong kaysa namamalagi sa bahay. Maalala niya rong si Ruther. Inuuna ng mga manggagawa ang pagsasaayos ng paligid at sa susunod na buwan ay simula na niya ang bahay. Kailangan ng mabago ang lahat sa bahay na iyon sapagkat kahit saan siya lumingon ay si Ruther ang nakikita niya. Hindi na siya natutuwa. Do you miss him? Pwede bang hindi? Tumango ito. Alam nito ang lahat. Wala siyang inilihim, maliban na lamang sa mampirabadong sandali nila ni Ruther. Galit ito kay Ruther at magkaibigan ng muli ang turingan nila. Sa katunayan, sa pagbabalik nito ay nabawi na rin ang mga pagkapahiyan nila noon sa bayang iyon. Lumipas na rin ang mga issue. Ganoong nakikita ng mga taong magkaibigan sila ay walang masaming masama itong mga ito. It will pass. Sana ngayon na. May sasabihin sana ako sa'yo. Sana, huwag kang magagalit sa akin. Ano yun? Noong nangyari ang ganoon sa atin dati, hindi ako kahit kailan nagalit sa'yo kasi may kasalanan din ako sa'yo. Ano? Sabihin na natin pareho tayo nagnagawa. Oos. Halos hindi siya makapaniwala dahil ang lalaking ito. Sino naman yung babae? I can say. Anyway, gusto ko lang maging malinaw sa'yo. Loko ka ha? Pero wala na siya ngayon. Nasaan na? I don't know. Mas magandang wala na lang usapan. Hindi rin naman kami magkakasundo eh. Nagsimula na silang magtrabaho. Masaya na sana ang lahat nang bigla siyang maaksidente. Dumulas ang salansa ng mga pinutol na naglalakihang kahoy at naipit ang kanyang paa. Iyak siya ng iyak habang hindi magkamayaw ang lahat sa pagbumuhat ng mga iyon. Nang maialis ang huling kahoy ay isinugod na siya sa ospital. Himalang wala siyang sugat at wala rin na baling buto sa kanyang binti, ngunit namamaga iyon. Hindi siya makalakad sa sakit. Pinauwi rin siya ng doktor ngunit kailangan daw muna niyang ipahinga ang kanyang binti. Mag-wheelchair daw siya kung kailangan. May ibinigay itong pampaalis ng maga, antibiotics at painkillers. Nang makauwi sa villa, ibinuhat siya ni Sherwin mula sa sasakyan. Salamat Sherwin, hindi ko talaga kaya. Shh, ano ka ba? Dito muna ako para makakapagpabuhat-buhat sa'yo. Naku, nakakahiya. Hindi bale, si Bambam na lang ang pagbubuhatin ko sa'kin. Hindi naman madalas dahil paakit baba ko lang naman sa hagdan kailangan ng tulong. May wheelchair naman dito, yung gamit dati ng lolo ko. Sabay silang napalingon nang may marungmaragas ang sasakyan na dumating. Pumbreno iyon ilang dipa mula sa kanila at halos kumain sila ng alikabok na dulot ng gulong nito. Kotse iyon ni Ruther at kaagad itong bumaba mula roon. What the hell is going on here? Put her down, you bastard. Anong ginagawa mo rito, Ruther? Noong isang araw lang ay nagpadala na naman ito ng mensahero, gaya ng una. Hindi niya tinanggap ang tulong nito dahil hindi niya kailangan. Bukod sa hindi makaya ng pride niya, nainis lang siya sa ginawa nito. Walang personal touch, sa isang estranghero kung ipadala lang ang malaking pera. Ikaw yung dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo at nagpapabuhat ka pa? Put her down, I said. Huwag kang dadayo-dayo rito at sisigaw ka pa. Baka nakakalimutan mong may atrasto ka pa sa akin at nandito ka sa teritoryo ko. Ikaw na ngayon may atrasto sa akin. She's mine now. Ruther. Ang lakas ng loob nitong sabihin iyon pagkatapos siya nitong tanggihan. Hindi man masabing direkta ang pagtanggi ay pagtanggi pa rin iyon. Maybe he was horny, that's why he was here. Iyon lang naman yata ang habol nito sa kanya. L'Oreal, I am serious. Get on your feet now. Aba't akala mo kung sino ito makapag-utos? Sa inis niya ay lalo siyang yumakap kay Sherwin. Take me home, Sherwin.
Lumapit sa kanila si Ruther. Hinawakan siya itong sa kamay at napa. Ah! Siya, biglang pag-aalala at babala sa maaaring mangyaring pagkasangge o pagkagalaw ng kanyang binte. What's wrong? She's hurt, idiot. Baby, I'm sorry. What happened to you? Naipit kanina ang binti niya. My gosh, are you alright, L'Oreal? Give her to me then. I'm going to carry her. Ruther, please. Lalo lang ako masasaktan dyan sa pagpapasang-pasang yan. Okay. Alright. Come on. Nakaalala ito pagpasok sa kanya ni Sherwin sa loob ng bahay. Ibinaba siya nito sa sofa. Naupo ang dalawang lalaki sa magkabilang tabi niya, si Sherwin, parang anumang sandali ay handang sapakin si Ruther. At si Ruther naman ay ganoon din dito. Nakapagitna siya sa dalawang gwapong lalaki na nagpapatayan ng tingin. May pakiramdam siyang anumang sandali ay baka sumabog ang tensyon na iyon. Kailangang isa sa mga itong umalis muna. Wala siyang balak na manaway ng dalawang malaking lalaki. Bukod pa sa wala siyang kapasidad ngayon, madaling piliin sa dalawa kung sino ang mas hindi kailangan sa pagkakataong iyon. Ruther, umalis ka na. Why me? Throw him out. Why me? I'm not the stupid, cowardly, insensitive prick who takes advantage of innocent women. Ganting balik ni Sherwin. Tumingin sa kanya si Ruther, parang nag-aaksa ng tingin. Obvious na sinabi na niya ang kwento kay Sherwin, kaya nagkomag-komento ang ganoon na laki. Hindi niya nasalubong ang tingin nito. Kasalanan nga siguro niyang naihinga niyang sama ng loob kay Sherwin. Nagkataon lang na wala na siyang ibang mapagsabihan niyon. Naghari ang katahimikan hanggang sa magpasya siyang iwan na lang ang dalawa kung saan na lang ay makakaya niyang kumilos. Gusto ka nang magpahinga. Bakit ikaw magdadala sa kanya? Dahil akong pinagkakatiwalaan niya sa ating dalawa. Bullshit. Tumigil kayo. Mabel! Pakitawag nga po si Bambam. L'Oreal, honey, please. Annie Ruther. Bigla siyang napalunok. Saglit na nagtalo ang kanyang kalooban hanggang sa sumuko rin siya. Alright, alright. Pero gusto kong kasama rin si Sherwin. Sherwin, please. Tumango ang lalaki. Mukhang hindi natuwa si Ruther bagaman wala naman itong sinabi sa kanya. Pinangkuka siya nito. Kaagad niyang pinunong mapamilyar nitong pabango ang kanyang ilong. God, she missed him so much. Kung maari lang na parati sila sa ganoong posisyon. L'Oreal, I really do want to tell you something. What? In private. He knows. You can talk. But, no but. It's either that or nothing. Ayaw na niyang mapag-isa na kasama ito. Lalong higit ngayon na parang pangungunahan siya ng labis na pangungulila niya. Parang gusto na sabihin ditong doon muna ito sa piling niya. Marahil ay ang laki niyang tanga pero parang mas madaling magpasakop sa kalungkutan niyang iyon kisa ang lumaban. Hindi niya mapapayagan iyon kaya kailangan niya si Sherwin. Bumuntong hininga siya. Masaya ako na hindi pa kayo nagkakabalik ang dalawa. Huwag mong bigyan ng kahulugan yon. Hindi ibig sabihin nun, pwede na uli na maghintayo. Nagdesisyon ako at sa pagkakatanda ko, desidido ka rin. Kaya hindi ko alam kung bakit ka nandito. Una, dahil mahal kita. Nahihirapan akong kalimutan ka. Pangalawa, hindi ko kayang tiisin na nandito ka at nandito rin siya. Nung nalaman ko, hindi ko kayang hayaan na lang. And I would have come sooner, but I had an over yesterday. Hindi ako makabangon kahapon. I must have drunk 2 bottles of brandy the day before. Ang lungkot-lungkot kasi sa bahay dahil wala ka. Natatakot pa rin ako, L'Oreal. Hindi mag-commit, kundi baka mawala ka rin sa akin. Anong sinasabi mo? I've never really been great at anything. I've always been just okay. Mediocre. Lucky and mediocre. The only thing that is not mediocre about me is my face. Paano kung makita mong mali pala ang tingin mo sa akin? I'm not really special. I'm not kind. I'm not creative. I'm not eloquent. Hell, I can't even write my own poems. Well, I can probably write poems, but they wouldn't be special at all. There's nothing weird about me. Nothing crazy, really. Nothing about me stands out except for this face. Most people cannot look past this. And I'm afraid, if you get to really know me, you'd end up asking yourself why you didn't notice before that I'm not special. But because you're so special, L'Oreal, and I see that everywhere I look. I've never had any real relationship before, and most of my exes tell me I'm a jerk. Tapos sabi mo sa akin, may mga ugali akong ayaw mo. Naisip ko, simula na yun. Wala ka ng ibang makikita sa akin kundi iyon. One day,
you'll wake up realizing you wasted your time with me. Pero sabi mo walang susuko, na hindi ka susuko kahit may iba ng itsura. Tumaba, pumayat, tumanda. And I would have become a jerk. Once again, and hold you to that promise. If you still want me, I'm willing to take the chance. I want to capture this happiness and keep it. When I'm with you, I'm happy. And truth is, I can't stand the thought that you would end up with another guy just because I was afraid. You're right. The love, the happiness, are worth the risk. Bigla siyang napaiyak. Ibinaba siya nito sa kama. Wala na si Sherwin. Hindi na niya namalayan kung kailan sila nito iniwan. Floriel, are you okay? Huge jerk. How dare you think that I love you just because of that face? It's just a bonus. You describe two totally different persons, Ruther. I'm not special, but you certainly think I am. You think you are mediocre, but I think you're the most special person on earth. You see? When you love someone, you see just how special they are. I love you too. I won't tell you to marry me. You really don't have to. Ipangako mo lang sa akin na pagbibigyan mo akong maipakita sa'yo na walang dahilan para isipin mong masisira din tayo. Kung may devotion ka sa akin at may devotion din ako sa'yo. Not a chance, Loreal. I'm marrying you. Are you sure? I guess this ring would tell you just how sure I am. Inilabas nito ang isang kahita mula sa bulsa nito. Iniluhod ang isang tuhod. Will you be my wife, Loreal? Of course. Perfect. Madam, may problema ba rito? Nag-aalala na ako. Umalis si Sir Sherwin. Si Mabel naman sinabing ipinapatawag daw ninyo ako kanina. Pero nagbagong isip ninyo. May problema na naman po bang dalang lalaking to? Wala, ma'am. Si Ruther, naalala mo? Ikukulong ko na ba, madam? Ako na lang magkukulong sa kanya, ma'am. Ipinakita niya rito ang kamay niya. Ikakasal na kami. Sabay silang natawa ni Ruther sa reaksyon nito. Namutla ito. Maya-maya ikinamot itong ulo. Sir Ruther, alagaan mo si madam. Pasensya na po sa istorbo. Parang maganda siyang gawing best man. Muli siyang natawa at saka ito muling hinagkan sa mga labi. Sa villa ginanap ang kasal ni na Loreal at Ruther. Maraming imbitado. Kabilang na si Sherwin na isa sa mga best man. Ang isa pang best man ay si Bambam. Napakaraming groomsmen and bridesmaid. Siya naman ay may isa lamang maid of honor. Si Claire. Nang tawagan niya ito ay nagkaiyakan pa sila. Inamin nito sa kanya na may kasalanan din ito sa kanya sapagkat nagkaroon pala ito ng relasyon kay Sherwin noong nasa villa ito. Ito pala ang kinukoy sa kanya ni Sherwin. Mukhang magkagalit ang mga ito at mukhang walang aamin kung bakit. Isang casual na selebrasyon ang naganap. Ang suot niya ay isang light dress na tinatangay ng hangin habang naglalakad siya sa aisle. May flower crown siya. Si Ruther naman ay hinirin pahuhuli at gwapong-gwapo sa suot nitong gawa sa chino cotton. Nang magkalapit na siya kay Ruther ay kaagad itong hinagkan ng kanyang kamay. If I only knew I would be this happy, I would have asked you to marry me a long time ago. We'll make it. I think so too. Nganitian nilang isa't isa. Batid nila kapwa na wala nang aatras pa. Walang susuko, walang kahit na anong bagay, maliit man o malaki, ang makakasira doon. The celebration was fun dahil hindi formal ang okasyon ay nagkasiyahan ng gusto ang lahat. Itinuro niya kay Ruther si na Sherwin at Claire na hindi nagpapansinan. You think they would end up together too? We'll just have to wait and see. Alas 10 ng gabi nang magpaalam sila sa mga bisita. Tumuloy na sila sa kanilang silid, renovated na ang bahay. Bagaman sadyang ipinaiwan niya ang banyo nila at ang sino na unang bathtub. Makasaysayan in sa kanila at doon sila nagbabad. Nasa likuran niya si Ruther at nakasandal siya sa dibdib. By the way, wifey, what are those things that you don't like about me? Shut up. Do tell. Baka pwede kong baguhin. Hindi mo na kailangan magbago. Pero gusto kong subukan. Alright. I don't like it when we make love and sometimes you don't let me give you what I want to give you. That's something I'd be more than willing to change then. Bakit? You have to ask. You're so sexy sometimes. I get a feeling I wouldn't be able to last as long as I could if I let you do that. Do that thing you like doing. But you'll let me from now on? Are you kidding me? Of course. How about I try changing now? Fine. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Pinangko siya nito patungo sa silid and he changed like he said. It was the best lovemaking they had ever shared. Kapwa sila hinahapo pagkatapos. Some honeymoon, huh? Perfect. I hope it's a girl.
Ano? Yung baby natin binuo ko ngayong gabi? Sana babae. Ang lakas ng tawa niya. Talent din yata ni Ruther ang manghula dahil ng gabing iyon, nabuo ang kanilang panganay. 9 pagkalipas ay isinilang niyang isang babae gaya ng ibig nito. Maraming salamat mga kafelisidad sa inyong pagsubaybay. Huwag po sana kayong bibitiw. Maraming salamat. God bless and keep safe.